Welcome to the Narrow Path Podcast. Conversations about things that really matter. Theology, faith, family, community. With Kuya Doy, Pastor Angel, Brother Mark, and Engineer Lou. Weekly episodes Thursday, 7 p.m. on Facebook and YouTube. The Narrow Path Podcast. And we're live! The Narrow Path Podcast with Pastor Angelo, Kuya Doy, and Brother Mark. Alright, guys, nakita nyo naman, iba yung setup natin. Yes! Oh, nga. Diba? Bakit? Kasi mamaya malalaman nila. Sige, sabihin. So yun, kamusta naman? Ay, pwede kayo mag-ano sa FB? Gusto mainit. Init, no? Sobra. Ako nga, bagong ahit ako eh. Kasi sobrang init. Tapos pag bagong ahit ka, grabe, mas grabe yung pawis. Marinate ako dyan, kalbo din tayo. Ako, marinate. Kasi kumakapit pa eh. Tsaka actually, wala nang nagtatanong kasi kami dalawa. Kami dalawa ni Mark yung nagkukulat. Sorry guys. Hindi ka pa naman tinatanong. No. Pero ikaw bro, kamusta naman ang ano? Hindi, amin na ako dito. Amin na ako. Tampo eh. Mainit. Mainit, no? Oh. So kayo guys, stay hydrated. Yes. Inom kayo ng maraming tubig. Tsaka huwag niyong alalahanin yung ano, yung bill niyo sa kuryente, mag-aircon lang kayo na mag-aircon. Yan, tama yan. Kaya nyo. Tama yan eh. Oo. Oh. Mm. Diba? Hindi, tama yun. Kasi mas mahal ba stroke. Tama. Oh. Heat stroke ngayon, grabe. Oh. Lalo na sa mga bata. Oo. Oh. Kawawa bata eh. Talaga yung, ano, ilang months lang naman yung titiisin na gastos. Diba? Oh. That's true. Oh. Alright, so anyway, bukod sa init, Brother Mark, kamusta naman yung week mo? Ako actually I'm looking forward ako sa today. Wow. Yung week, actually normal lang yung trabaho, pero looking forward ako sa ano kasi medyo na witness ko siya. Mm. A little bit nung kasama ko kayo last week eh. So mamaya pag-usapan natin 'yan. Looking forward ako sa today. Yeah. Pero puro trabaho lang. Trabaho, saktong trabaho. Sakto lang, no? Yeah. Sukat lang. Alright. Ikaw, Pas? Ano naman, parang nag-uusap banda dun. Oo nga, ang professional, no? Hindi, masaya. Wait lang, panagkasalita si Pastor Angel, quiet muna. Kasi siya yung, ayaw niya na may kumukuha ng attention, eh. Gusto niya lahat ng attention nasa kanya. Okay. Baka maniwala sila. Anyway, masaya naman. Natapos namin yung, ina-expect ko mga 3 weeks itong pagsasetup namin sa bahay, pero almost, as gano'n, nasa 80% na kami. Yung mga clutter, nice na. Salamat sa Diyos. Salamat sa asawa ko. Shoutout kay Amor. Aking minamahal, salamat. Nagpuyat yan, nagulat ako. Yung umaga na, kakahiga lang. Yung pala, alas 6 siya natapos maglinis. Oh. Wow. Tapos, ayun. Inaway ako. Naluan mo kasi. Hindi ako. Hindi kasi yung time na yan, nagpaalam siya sa akin na tatapusin niya lahat ng clutter. Kasi ang dami niyang gamit din from, di ba, nagpakasal kami. Naghahalo na yung gamit namin. So, nakakatuwa kasi ang daming albums, photo albums, mga memories. Memories, nakakatuwa. Tapos, natuwa ako sa mga baby pictures niya. Kamukha ni Seven. Ah, nice. Sobrang cute talaga. Sobrang cute. So, dun sa paghahalungkat niya, wala bang naungkat na mga... joke lang. Mamaya na yun. So, yun, pag-uusapan natin yun. Doon sa isang podcast natin. The Juicy. The Juicy Podcast. Doon natin pag-uusapan yun. Hindi, may nahanap doon na sobrang... Nakalimutan ko na to. Kasi di ba galing kami sa missions, sa Masbate. And then, nung time nakasagsagan ng sobrang tindi ng threat sa NPA and ano, sa... Hot word. Basta yung sa pag-travel, delikado, ganyan. In-advise ko yung mga kasama ko, gumawa na kayo ng ano, letters, no? Hindi natin alam eh. Hindi natin masabi. So, I made my last will. Or something. And I have ang nagawa ko lang ano eh, ilang letters eh. Tapos isa doon para sa misis ko, Amor. Actually, hindi pa kami kasal noon. Fiancé ko pa lang siya noon. Tapos para sa LJLGM na yung outreach, sinulatan ko rin. Tapos dahil wala nang oras, note para sa mga men na kasama ko noon. So 'yun, nakakatuwa na nag-survive ako
by the grace of God. Kasi diba, inatake ako sa puso sa missions and then ngayon, iko-covenant na sila. So, sobrang nag-full circle na siya. Nice. Sobrang nakatuwa. Oh, glory to God. Nakita ko nga yung pictures nung, actually, napag-usapan natin last week. Yeah. Oh. Diba? Mm. Kita ko yung pictures nyo nung church dun sa Masbate. Grabe. No? Yung outreach. Yung outreach. Tsaka maganda yung turnout nung... Yes. Sobrang nakabless. Dahil, yun nga, yung time na sinulat ko yun, that was 2018, hindi lang hostile yung seas, yung mga armed groups, kundi maging yung church doon, bago sila nag-reform, very hostile towards... Tapos ngayon, papakovenant na. Papakovenant. So sobrang solid there, Gloria, talaga na nangyari yung mga nangyari. Sobrang nakaka-excite. Kabro, kamusta ka? Okay naman din. Actually, yung kinakwento nga ni Brother Mark, last week na ano natin, ginawa natin. Pero, after that naman, nagkaroon naman ako ng matinding pagsubok. Kasi yung, wala, hindi naman ako gumalaw, di ba? I mean, relatively, sobrang alalay ko sa likod ko. Pero, pag uwi ko, the following day, medyo nag-sore talaga. Hanggang ngayon, actually. Pero yung after nung gig, yung the day after, tsaka yung sumunod na araw, talagang kinabahan ako kasi may feeling na kakaiba. Yung, familiar. Oo, familiar feeling. Kaya talagang nag-pray ako noon. Sabi ko, Lord, nagkamali ata ako ng alam mo yun, yung ganung mga pumasok na naman ng mga anxiety sa isip ko dahil nga, siyempre, sino bang gustong maulit yung nangyari nung... wala pa nga isang taon eh. Tapos sa gig din, di ba? Whatever. Pero by God's grace naman, hindi naman... Although sore pa din siya ngayon, pero I'm taking it easy and wala naman akong... I mean, nag-i-improve naman yung ko. Ano kayo may ininom kang medication yan or... hinayaan mo lang siya to run its course? Rest lang talaga. Rest talaga. Kaya yun. Sa ngayon, yun ang ginagawa ko ngayon. Kaya... Pero naka-mess up sa mind, no? Sobra. Alam mo, yun yung challenging, eh, no? Yung pag may pinagdadaanan kang matindi, lalo na pag hindi ka fully naka-ano sa tiwala mo sa Panginoon, kakainin ka talaga ng mga fear mo. Anxieties. Sabi nga doon sa isang nabasa ko, yung... ano nga ba yung sinabi ko? Ano ba yung nabasa ko na yun? Alin? Wag na, hindi ka na maalala eh. Pero maganda siya, parang sinabi doon, pre, if you accept the Lord, you'll be famous and rich. Hindi pala yun. Mali pala yun nabasa. Parang iba yun. Iba pala yun. Ayun. So yun, anyway, yun lang. Yun lang yung ano. So... Ito, ang ganda ng topic natin ngayon kasi hindi naman siya usual eh. Kasi usually mga theological ang discussion. Ito, syempre, nandun pa rin naman yun. Pero ang ganda lang kasi medyo personal to sa atin din kasi part tayo nito. So ang guest natin tonight is yung Bought by Blood. Yeah. Bought by Hobo Band. Ayan. Pinagmamalaki ng Maynila. Ayun, di. At pag-uusapan natin, ano ba yung experience for the last 2 decades and 4 years? 24 years na eh, since 2000. Niyo ba? Wait lang. teka! Iniinano mo. Sa mga ano rin ah. Debut. Ng tawag dito face reveal. Oh, ni engineer. Engineer sa mga hindi nakakilala kay engineer ngayon pa lang. Kaya kung naka-tune in kayo, nako. Screenshot niyo na. Swerte niyo kasi makikita niyo 'yung Kung makikita niyo. Kanya-kanya sipat na lang 'yan. Pero yun nga, pag-usapan natin yung for the last 24 years, ano yung experience, the ups and downs and yung mga masasayang nangyari. Pag-usapan din natin yung mga kasama natin at mga hindi na natin kasama ngayon, paying tribute to them, and also yung future plans kung meron man. No? So, pakilala na natin? Yes. Sige, huwag na nating patagalin. No? Andito pala ngayon ang Universal Motion Dance, UMD. Ang Bought by Blood, kasama natin, syempre, yung vocalist, si Kidoy. Yes. Si Lou, Engineer Lou, original drummer. Ikaw din. At guitarist. And then ako yung pumalit. And then,
si Engineer Johan. Kaway Johan, kaway. Basis, yeah, yan. Yeah, yes. At si SPJ. Saints Patron John. Patron John, Robert Bantugan. Yes. Tsaka syempre, meron din tayong, kung may guest tayo, may guest of guest yes, tayo. Yes, yes. Si Deacon Rico Tayamen yes. of Nitas Co. Alright! Sila naman, return of the comeback. Ikaw yung bida. Sila yung return of the comeback, tayo yung ano, end of an era. Oh. Oh. Ano? Diba? Galing ano? So, passing the baton na ba to? Oh. Parang ganun na. Parang ganun, no? Pero may mga hindi tayo kasama. So, shout out sa kanila Choi. Carlito Felipe III. Yeah. Kay Carlo, Pastor Carlo. Pastor Carlo. Si Ryan. Ryan si Ryan nahabol daw. Nahabol daw. Si Brother Ryan nahabol. Tapos sana, pati yung mga sila Vic. Yeah. Mga naging part ng band. Si Sammy na nasa Oman. Oman ba? Qatar. Oman. Qatar. Qatar. Oman. Nasa Qatar. Tapos si Kuya Sherwin. Kuya Sherwin, yeah. Oh. Shout out. Our beloved Kuya. Warren na nasa Cebu. Warren, oo. Oh. Si Warren na nasa Cebu, Indio Isla. Oh. Ano, yung pangalan. Boss Jun. Oy, no, Boss Jun. Nukum. No oh. Malakay. Meron pa tayo na miss. Jonathan. Sino Jonathan? Jonathan, classmate. Oh. Ay, oo nga! At sino? Jepoy. Oh, si Jep. Jepoy. Mga naging part ng band yan. Oh. At one time. Makoy. Makoy, we love you, bro. Mahal natin yan si Makoy. Sino ba? May namiss pa tayo? Parang yun na. Popoy! Popoy! Popoy, my man! Nasa Australia na. Nasa Australia, o. Oh. Alright. And soon, OG meron yun. Tayong isang ano rin. Sige. Sino? Mag-ibang bansa din. Ah, oo. Oh, sige. Pero ano na lang yun? Trivia na lang yun. Bago natin tanungin yung mga isa't isa, shoutout muna tayo sa mga listeners natin. Brother, si Brother Mark, can you ano? Ayan, si ano, si George Gio. Brother George! Alununay. Alununay, yes. Good evening. Siya ba yung taga Bago City? Hindi, hindi. Ah, hindi. Ayan, tapos si ano, si yung asawa ko nanonood. Hi! Hi, hi babe. Hello. Tapos, syempre nandiyan si Brother Mark. Yeah. Brother Mark. So Mark Jans, yan. Bago City yan. Yan si Christopher. Yes, si Brother Christopher. Tapos si Brother Christopher, taga Bacolod din po, di ba? Shout out, brother. OG yan, OG. Ayan. Ayun, so and sa lahat ng mga 27 million viewers na nanonood, magandang gabi sa inyo, mga kabalbas. Yes, yes. Dami, di ba? Si Pastor Obian, shout out ko. Pastor Obian, good evening po. At sa iba pa nating mga kapatid. Brother Ren, Korea, bandmate ni Brother Mark. Oh, yes, si Ren. Isha. Magaling na bias tayo. Oo naman. Oo. Oh, Isha. Magaling ba kayo-join? awkward. Ay, awkward. Awkward. Ay, awkward. 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 Ayun. Sige, simulan na natin 'to. Mahaba-habang kwentuhan 'to. Sige, sige. Mahaba-habang kwentuhan pero we only have 1 hour and 30 minutes. So tapusin natin sa bitin eh. Kasi may yun talaga may trabaho pa ako. Ay nako. Storbo sa buhay. Ang tanong diyan, how far tayo mag-ano sa origins ba ng bot type? Teka, diba? Ikaw yung dapat yung maraming tanong. Ikaw dapat yung nagtatanong. Ayun nga eh. Sige. Sa si Rico. Kasi, pwede ka rin magtanong, di ko na. Kasi, okay. So, ang ano dyan, yung origins ng bot by blood. Bot by blood ba muna? O kasi ang pagkakakilala ko sa inyo dati is yung 316. 316. Yeah, 316 classic. Classic. Oh. Ako ba actually, magkasagot ano, muna o? Na, sige na, sige na. Magbibigay lang ang context. Oh. Actually, heroes ko talaga ang 316. Yo. Na seryoso. Kasi naririnig ko lang kayo noon sa radyo. Sa Against the Flow. Mm. Nababanggit siya. Tapos, taga North kasi ako eh. Ang eksena nung 316 dito. Antipolo. Eh, syempre, tayo yung mga hindi pinapayagang lumayo ng magulang. So, parang hanggang pangarap lang. So, yun, narinig ko siya. Until one day na napanood ko kayo, kasabay nyo yung battery. Ayun na. Ayun. Shout out. Antipolo area din. Si JD yung nag-host. Nung ano na yun. Saan yan? Basta, ano siya eh, parang basketball court eh. Ah, so, parang naalala ko yun. Kasabay ang Outburst. Oo, kasabay ang ROCK. Sa may tay-tay yata ito eh. Tay-tay, oh. Parang naalala ko. Sinasabi ko nga sa'yo, kabisado ko pa yung choreography ng gitarista. Ayan! Sila yun. Sila dalawa yun. Sobrang impactful sa akin yun. Kasi, syempre.
Four corners of the world. So paano nag-start ang ano? Ay, yung ayun na mag-gano. Brother. Oh. Naalala nyo pa. Mas malalim-lalim yung yan. Ano? Sa pagkakaalala ko, nag-beat kami ni Doy sa isang youth camp sa dati naming church. Hindi ko pa siya kilala noon, nang kilala niya yung kapatid ko. Tapos, yung isa naming churchmate si Mon, ayan, kasama namin doon. Basta after nung youth camp, tumambay sila sa bahay namin. And then may naririnig kaming somewhere malapit na tumutugtog ng freak bahay. Corn. Oh, yeah. Oh, corn. Yeah. Eh, nung time na yun, nakikinig na tayo. Ganun na yung sound trip eh. Yung pala, yung isang tropa ko, nagbabanda pala siya. So narinig namin ni Doy, pinuntahan namin, tumambay kami sa labas. As parang hype na hype kami. Uburin tayong banda, ganun. Kasi mga ano na kami nun eh, mga musicians na, oh, sa church, praise and worship, ano na kami nun. Mutugtog na kami sa church. So doon namin naisip na ano na yun nga magbanda. So this was what year kung naalala mo? 2000. 2000 yeah. No. Early summer. 2000 siguro. Mga June. Oh, kasi May yung ano eh, May yung youth camp. Naalala mo pa yun? Nice. So, 2000 June yun. Yun doon nagsimula lahat. Tapos ang pinaka malupit doon, ang unang gig namin, concert agad. Sa PUP. PUP. Malaking concert, bro. Sa gym. PUP. Shout out kay Pastor John. Pero sino John? Espanyol ba? Nakalimutan ko na yata eh. Sa Wire Rock. Pero John Espanyol nga. Wow. Yun na yun. Astig. Ayun, doon na nag-start. Tapos yung ano, parang ilan kayo nun? Like 5 members na kayo kagad nun. Wala, si pa. Mon, shout out kay Mon, OG ano? 316 yan. Anim yata tayo. Anim kami, dalawang vocalist, si Mon tsaka si Doy. Pero originally, nung nag-umpisa pa lang talaga, ako talaga yung kakanta dapat. Tama. Ang hirap mag-rap. Tapos narinig ko si Doy, kinakanta niya yung kanta namin, yung ano, G.O.D. Yun. Sabi ko, yeah, ikaw naman pala itong magaling, ikaw nila kumanta. Ako kasi na nagbe-bass. Bassist kasi talaga ako. Sabi ko, turo mo na lang mag-bass. Yeah, yun. Doon nagsimula yung transition. Pero if I remember, parang dalawa ba yung vocalista nun? Ako at saka si Mon, na nasa Bicol na. Sa Bicol ngayon. Shout out, Mon. Okay. Nice. Tapos yung style nun, parang nag-evolve ba siya into ano, like nag-stay ba siya, yung Korn talaga. Tapos, hindi naman talaga eh, no? Rap metal siya talaga. Rap metal, oo. Pero hindi, Slapshock. Parang Slapshock-ish, mga Limp Bizkit style. Oo. Pero hindi yung Korn na medyo, although malaking influence siya sa amin. Oo. Pero yung sound, halo-halo rin eh. Halo-halo. Greyhounds pa nga. Oo, naalala ko talaga may rap element. May rap element kasi talaga yun. Tapos nung early nun, ano na, parang talagang Christian na talaga yung themes nyo. Oo. From day one naman, di ba? Ever since, ganun na from talaga. From day one, yun talaga. Hindi nga lang kami Christian. ang Kuya Doy, yung nag-ano sa akin, nag-strike sa akin yung last gig nyo, yung sabi mo from day one, we've been praying, tapos from day one, di kayo nahiya sa message nyo, di kayo na ano. So, I'm sure may struggle yan, yung in terms of doing that. Na, ano, may naramdaman ba kayong pressure? Meron talaga. Kasi alam ko yun yung time na, at least ngayon, may mas open na yung ano ngayon eh, yung mga other beliefs na, okay, so banda sila, Christian, it's okay. Dati hindi eh, rin-ridicule talaga eh. Diba? Siguro ako, if I recall, yung from day one, ang lyrics na namin, Christian lyrics na, masasabi ko, di ba? Pero, hindi kami, kunwari, kung tumutugtog kami sa labas, kasi marami din kaming iniikutan na gigs no, na mga Christian events, eh. Di ba? Tulad nung sa, yun nga, yung pag nag-host sila, pangalan nun? JD. Sila JD, sila Jordan, yung mga sa church. Light it up, mga ganyan. Siyempre, pag ganong events,
malakas loob mo eh, dahil kasama mo puro mga Christian bands din, di ba? Pero pag dumudugtog kami sa mga gig, mga bar, mga gigs, ganyan, I think, ano ah, yung sa akin ah, hindi ako ganun, nung nag-uumpisa pa lang ah, hindi nga ata ako nag-share ng gospel or word of God nung time na yun eh. Kasi siguro, tama ba? Eh meron naman, this is our life before and this is our life. Oh, parang very vague. Oh, vague. Very vague. Kasi nung time na yun, di naman din ako, baby pa lang din naman ako sa paniniwala noon. I mean, sa faith ko, hindi naman ako nag-aaral nung time na yun. So, kung ano lang yung alam ko, yun lang yung in-share ko, di ba? Parang ganon. Hindi lagi. Oh, hindi lagi. Pero syempre, yun nga, tulad ng tinatanong mo, along the way talaga, lalo na nung nagkaroon na ng traction yung banda, lalo na nung naging Bought by Blood na kami, kasi doon kami talagang lumayo sa Christian eksena, di ba? Doon talaga kami na... Talagang halos wala na kami tinutugtugan na Christian. Pakilan nila lang kasi mas bumigat na kami noon. Underground talaga. Doon na pumasok talaga yung mga pagsubok. Siguro sila na mag-share sa inyo kung ano yung mga yun. Kung if you recall. Nice. Parang ganun. Tama. So, yun nga, no? So, ako pala, CJ, one of the guitarist ng Bought by Blood. So, I was part of Bought by Blood for the first decade. So, my last gig was 2010. So, that was kami ni Lou, the engineer. Ayun ang last gig namin. Sabay namin na last gig actually yun sa church namin. So, siguro yung era namin, dun majority talaga ng, I don't know, is it true or yeah, I guess so. Yung time namin medyo may mga dark days, dark months, years. Yeah. Kami during that time, no. Kasi nga again, we were not that hindi pa kami ganoon kalalim sa word eh, di ba? We were going to church and whatnot, pero hindi pa kami ganoon kalalim, pero we did make a conscious effort na we are going to be a Christian band. Especially when we transitioned to Bought by Blood. We really thought about the name eh. I'm not sure if it was si Utol ang nag-isip na Bought by Blood or whatever, pero we made sure na the name made sense eh. Na what ano talaga yung identity ng banda namin eh. Pero yun nga, when I left the band, I think it was a really good move eh, rin eh. Kasi that's when everything ano eh, talagang nag-trend up eh, in a sense eh, di ba? Yung time namin, maraming struggles kasi kami yung unan sa mga, sa banda sa Christian na lagi kaming binabatikos, mga ganun ng other. Pioneer kasi. Kasi if I remember, parang wala namang ibang bands na katulad namin nung time namin na tumutugtog ng aggressive music. May mabigat, pero tulad nung Pigs with Pearls, pero more on rock. Rock, hindi talaga metal or hardcore or whatever. Sa pagkakaalam ko, hindi ko rin alam kung baka meron sa ibang lugar na part ng Pilipinas, pero dito sa Manila, pagkakaalam ko, kami lang talaga yung ganun. Kasi wala naman tayong ibang... Kaya nga kayo din yung, kayo lang talaga yung kilala ko. Kasi kayo lang din talaga yung... Kasi siguro bilis din ang traction ng banda in 316 eh. Kasi we were the freaks in the freak show eh. Kumbaga. Parang ganun. Yeah. Kasi, in a sense, that's right. Oh, diba? Parang ganun eh. Na sino ba tong mga to na puro God, diba? Eh, yung mga kasabayan mo dun, mga... Alam mo, kasi mga kasabayan nga namin sa eksena noon, bro. Yung COG, Sky Church, End of Man. Yung mga bigate na mga metal na... Yeah. Kasi yung time na yun, tol, metal talaga yung eksena eh. Sila, metal talaga ang malakas. So yung hardcore noon, meron naman boy pero na boy din. Kaso hindi sa Manila. Hindi sa Manila. Talagang metal scene talaga ang malakas nung time na yun. So ang mga nakakasabayan namin, yung talagang mga... Kilala. Mga matitinding mga metal bands, bro. Yung... Tapos kami, pupunta kami doon, mga bata, akit kami sa stage, tutugtog kami mga Christian songs namin, di ba? So, medyo weird. We were around 20 pa lang yun, 21, 22, yeah. No? Kasi that's... Mga ganun, no? Grabe. Early 20s. Si engineer nga, high school pa lang yan. Kayo, ba? Silang dalawa. No, nag-start, pinakabata nun. Nag-start kami ng banda, high school pa lang itong mga. So you can imagine, bro, no, when we, pag magigig kami, papaalam muna namin si Lou. Kay Tita, no? Oh, grabe. Tapos pag sa, yung gig dati, it would start what?
Late na. Tapos since hindi ka pa kilala tulad namin nung time na yun, dulo kami. So 3 a.m., 4 a.m. And we had exams. Oh. The next day, so ang usapan is, kailangan namin pumasa, diba? So you could imagine, we were either nasa corner nag-aaral for the exam, habang naghihintay kami sa slot namin. That was our life. Or hindi na lang talaga nag-aaral. Lalala ko yun. Sa Mayrix nun, kung nabutin yung Mayrix, katabi nun, may banko dun eh. Yun lang yung may ilaw. May ilaw kasi may ATM. Nandun, nagre-review yun sila Lung. Dun nag-aaral to sila Johen. Tapos, nag-aaral ba ako? Nagbabasa lang. Sa bagay, pumapasok lang pala tayo. Hindi lang tayo nag-aaral. Magkaiba nga pala. At huwag niyong gagawin yan, mga sadyante. Mag-aaral kayo mabuti. Tapos, naalala ko pa, since wala pa naman kami mga sasakyan doon, so todo commute, di ba? Oo. Tapos, pero that time, may dala na kaming mga amps. Oo. Yung mga guitars namin, naka-hard case yun lahat. Oh, at that early, ano? Yeah. Oh, talagang naka-hard case na kayo, ano? Kasi usually, yung mga, ano, struggling. Hindi, kasi ang maganda naman sa amps, sa band namin, supportado kami ng parents namin. Sir, since the beginning. Yan ang pinupunto ko. Oo. So dahil na shoutout kay Papa and Mama. Dibing so, pa? Nasa bata pa kami, na high school pa lang kami nila Utol. Talagang suportado kami sa music, binibilang kami ng magagandang gamit, mga high-end na mga stuff, 'di ba? Kasi nga siguro musician din kasi yung parents namin eh. Mm. So, pagdating dito sa Bahrain, sa Pilipinas, nung nag-aaral na kami dito and nag-start na kami magbanda. Lalo kaming suportado talaga, tol. Sa pamasahe, sa dito sa bahay, dito kami nagja-jam. Nice. So, equipment, lahat talaga, the works. Band life talaga. Band life talaga. Oh. So, ano, na-curious lang ako dun, no? In terms of dun sa mga guitar players. So, okay yun. Parang napaka-ideal nun. Kasi kung ano yung tone nyo na ginawa nyo dito, since nagdadala kayo ng mga amp nyo, parang na-execute nyo talaga yung tone nyo sa gig, no? Parang, may ganun na ba kayo, no? It's a, ano eh. Meron na ba kayong, ano? In a sense. Bata ko si engineer. Medyo, we tried, pero syempre, since bago pa rin kami sa eksena na yun. In terms of experience, bro, medyo ano pa rin tunog namin ni Lou eh. Parang, alam mo yung bago eh. Diba? Uh-huh. Compared to sa matatagal na sa banda, na medyo matinis, medyo... basta medyo mga pagtimpla ng mga drives, yung pedal, di ba? Oh, yung metal drive, metal zone. Yeah. Overdrive. Bibili ka ngayon ng Zoom. Ang pangit ng tunog talaga. Minsan, ang hirap timplahin eh. Parang sa ako, personally, parang goal ko lang is maging... maingay. Maingay lang eh, distorted lang eh. Pero in terms of paano talaga timplahin, hindi ko... I think during my time, hindi masyado. Hindi masyado. No? Pag ano yan eh. So, nice, no? Yes. Ayan na, the debut. Na. The debut. Wala. Ano yung tanong? Yung sa tone. Ay, sa tone. Sa... ayun nga, kasi dati parang hindi naman particular sa mga ano, mga effects. Basta, pinsan nga, tinutodo lang yung gain. Oo. Halos maging fuzz na yung tanong, fuzz. Tapos yun yung mga gamit namin, mga luma na yun, yung zoom na malaki na luma. Tapos yung isa pang zoom na multi-effects. Yung 505. Oh, 505. Yeah. Classic! Yeah, classic! 502. Ay, 505 muna. 505 muna. Tapos yung... yung dalawa lang. Yung 606. 707. 707. 707. Yung expression. Kaso pangat yung mga distortion nun. Pero okay naman, natitimpla. Digital lang. Kasi talaga yun. Nag-vocal, nag-voice effects ka ba nun? Never. Ganun kaganda yung boses. Hindi na kailangan. Kasi alam ko sa Litas Curse gumagamit sila. Di ba? Dahil nabanggit mo, baka may tanong. baka may tanong kayo, Deacon. Mike. Wala, okay. Magtanong ka, nandito ka na eh. Sige. Astig. Yeah. So, tapos yung transition nun from after ng era nyo, paano naman napasok yung mga bagong members na nag-replace kayla, ano? Paano ba yun? Ako magkikwento. Ayan, sige. Kay Choi at least. Si Choi kasi, din disciple ko siya nung time na yun. Umaten siya ng cell ko. Cell talaga yun, no? Fan talaga siya ng BXB. Nalala ko nun, tumugtog yung BXB sa church namin. As in, fanboy si Choi nun. Nag-photograph pa yun. Kaya tonto ako para kay Choi eh. Kasi parang, as a kid na nagdi-dream ka maging somehow rockstar or maging part ka ng band, he made it.
Kasi hindi lang naman sa BXB. Naging gitarista rin siya ng Sky Church. Tawa, Sky Church. Sky Church. Ano pa ba? Ng yung banda nila ni Mark ng Arcadia. Common Ground. So, oh, nag-Arcadia. Hindi Arcadia. So, yung banda ni Mark after Arcadia. Okay. Nagbanda sila. So si Choi, ano lang talaga, may sarili siyang band. Shoutout sa Arc of Triumph. Kanila Alex, kanila Geek. At sa namayapang si ano, no? DJ, no? At apat lang sila, no? Yeah, hindi ko na maalala. May isa pa yung... Ate, si ano, si Joseph. Joseph. So yun. So, nung time na yun, umaten siya ng youth service namin. Tapos, parang, ano lang, naging tropa-tropa din sa church. And then, fusion muna. Nag-fusion. So, may church band kami na fusion na para siyang Hillsong, pero metal. Yun yung ibang ano rin yung fusion. So, shoutout sa mga fusionista. And nangyari nun, dahil nagka problema si Kidoy sa likod. Yun yung first incident ko na sleep disc. Yun yun. So, si Ryan, pero since si Choi ang kinikwento ngayon, dun na siya na-assimilate. Nung nag-exit na sila. Pero during that time kasi, may mga times na hindi tumutugtog si Lusa kasi Kuya Jay. So, sumesession na si Ryan saka si Choi. Session na sila. So, it was a natural ano rin eh. Parang transition. Pero, Choi started as a fanboy. Yun ang masasabi ko. Na, ang galing nung story ni Choi pagdating sa bagay na yan. And he made it. Ganun. Kasi may talent talaga si Choi. After that, nag-iba rin talaga yung sound ng BXB. Credits yun kay Choi sa kay Ryan din. Yun yung siguro sinasabi ni Utol na yun nga, nag-iba yung level ng banda. Kasi nung with credits naman to Engineer and kay Utol, yung kung saan man kami nakaabot doon sa 10 years na nandun sila, kumbaga parang na-stuck na kami doon eh. Alam mo yun? So, yun nga, siguro providence na rin ng Panginoon na yung time na yon they wanted to focus on something else. So, pumasok naman tong dalawa. Doon naman nagkaroon ng next level yung banda. In terms of sound nga. Sa riffing, no? Sa riffing. Tsaka influence din, siguro. Influence. Kasi kami... Pero pagpasok ni na Choi, pati ni Sir Ryan, ayun na yung switch ng metal to hardcore na or ano? Ayan, okay. Joy. Hindi pa. Bago pa mag-exit sila Jay, na ganun na kami noon, nag-hardcore na tayo, no? Diba? Actually, may sideband pa kami yung Age of Apocalypse. Tribute band. Oo, parang tribute band sa isang Hatebreed. Sobrang trip lang namin tumugtog ng Hatebreed talaga, kaya binuo namin. And that was the Dark Ages. So yun, nag-ano na sila noon, bago pa sila umalis. Nakapag-transition na kami nun. Tapos nung pumasok nga sila Choi, yun, kagaya na sabi ni Jay, mas lalong na-evolve yung tunog namin. Ganun. Siguro kasi yung first decade, more on leaning towards, ano tayo eh, NIV, No Innocent Victim talaga, yung mga sound. Mike. Ayun yung influence ng sound din dati. So, I think when it became Bought by Blood, naging parang for today. Ano ba yung, ano yun? Yun nga, yung mga NIV. NIV, medyo nagbago na rin talaga eh. So, I guess, doon kami nilurin kumuha ng mga ideas and riffs and whatever. Para kaya yung sound, distinct siya when you listen and to it. And it was the legacy sound eh. Yun eh. I guess I can say. So in a way, parang organic din yun. No? Because yung transition. Nice, no? So parang yung ano, yung paano naman yung sa, kasi based dun sa observation ko yung napag-usapan natin yung tugtugan, yung kultura naman, yung mga actual people na nakikinig, nag-enjoy ng music nyo. Parang, kasi nakita ko talaga yung last week talaga, and I see it in YouTube, lahat ng mga videos nyo, very very engaged, everybody is always engaged, tapos syempre may that type of culture eh. Parang naging conscious ba kayo na ito yung magiging target culture namin, or talagang organic din para sa tugtugan? Organic din talaga, I would believe, kasi nung
Actually, nung time nga na nagtumutugtog kami ng mga hardcore nga, NIV, mga Hatebreed, wala naman sa isip namin yung oh, hardcore scene. Or, hindi namin talaga, kung saan kami maimbitahan, doon ka, doon kami tumutugtog, di ba? Tapos yung, wala talagang conscious effort, ah, hindi, sige, kailangan maging hardcore band na tayo. Siguro parang naturally, dahil nga sa mga, yun na yung mga naging trip namin pakinggan. So, ganun na yung naging tugtog namin. Pero from the, ako, sa mga tinutugtogan naming eksena way back, hindi ganito yung, kung ano yung nakikita mo ngayon sa YouTube or whatever. Ibang-iba yung crowd ngayon na sobrang fulfilling tumugtog ngayon, lalo na sa hardcore na eksena. Kaya mahal na mahal namin yan. Kasi nga talagang, makikita mo yung, nare-reciprocate ng crowd yung effort mo. Tsaka passion, no? Grabe. Talaga. Kasi dati, may naalala ko, tutugtog kami ng Merix na nag-umpisa pa lang. Towards the end ka na lang, eh. Ultimo nga yung organizer, wala na dun, eh. Ang naghihintay na lang sa'yo dun, yung tara either po, kung may next band pa na mas late pa sa'yo, or yung mga ilan-ilan na lasing na lang na nandun. Wala na talaga. Kumbaga parang, hindi mo makikita yung appreciate na may mag-a-appreciate ng tugtog mo. Kasi nga, if they're not drunk, they're just waiting for their set para makauwi na. Kasi nga, madaling araw. Hindi tulad ngayon na syempre yung effort mo sa pagsusulat ng kanta, yung, alam mo yun, sa lahat ng pagbabanda. Tapos, pag nandun ka na sa stage, makikita mo na yung mga tao na nag, alam mo yun, na ganun sila, na-appreciate nila yung ano, through moshing or dancing or whatever. Lalo na yung pag gusto pa nila yung songs mo, di mo nga alam kung saan nila nakuha yung lyrics, eh, pero alam nila, di ba? So, masaya talaga yung eksena ngayon, sa totoo lang. Buhay na buhay. Tsaka isa pa yung ano, kasi, for, di ba yung panahon ng yung mga early 2000s, yung mga best part ng 2000s, yun yung kasagsagan ng mga Slapshot, Greyhounds, yung ganun. So, usually, pag nanonood ka ng mga ano ba yung uso nun? Yung mga Channel V, yung mga live, yung mga live nila. So usually, makikita mo, pagka tumugtog na yung specific na mabigat na banda na yon, yung tao, magmumosh lang. Pero kasi yung difference na nakita ko, sa specifically sa hardcore scene, ha, kinakanta nila yung words. Mabisado. No? Tapos talaga yung pati yung mga diba yung sa off with your head, parang alam nila kung saan yung timing na yon, parang ano, no, parang it's just amazing kung paano na ano siya, no, na cultivate itong kultura na to. Yun yung maganda, bro, eh, na nakita ko rin, kasi pag banda ka, if you're a hardcore band, and ano siya, eh, para siyang may synergy with the, kumbaga hindi lang yung banda mo yung entity sa tugtugan, kasama yung tao, eh. They become part of the band, eh. Kasi nga you feed off their energy, they feed off you, diba? Tapos alam nila yung songs mo, tapos magkakilala kayo, yung uh-huh. Alam mo yon, sa tagal nga namin meron yung mga people ngayon na nanonood pa rin up to our last show, na nakilala namin sila, mga bata pa talaga, yeah, literal, yeah. Mga bata pa lang sila ngayon. Pamilya, iba, may mga pamilya na rin. So, they are literally family na rin talaga. Yun yung maganda sa eksena na to. Tsaka walang yabangan, walang competition. Lahat ng bands, tropa, alam mo yun. And I think that's the difference between time namin, eh. Kasi we played in a time na metal scene, eh. Competitive tsaka metal scene. Walang, iba yung camaraderie ng hardcore scene, eh. That's siguro as an audience na lang during yung era naman nila, sino ba? Wala pala sila Ryan dito, no? Sila Choi, yung second era. Ano, kahit bago ka sa hardcore scene, they will support you talaga. Oo, yun nga, eh. Talagang walang, kasi yung time namin pagtugtog, uwi. Mm-hmm. Di ba? Ganun yun ba? Tutugtog lang, tapos uwi na yan. Hindi na sila magsistay to watch your set, eh. Wala talagang, sad to say, walang love, eh. Pero itong eksena to, that's why I guess it's just really different, the support you get from the crowd, from the other bands as well. Andun talaga, eh. Kaya sobrang tight-knit at rin yung mga hardcore bands na nowadays, eh, compared to our time na. Kaya sabi nito, eh, sabi niyo sa Merix, di ba, kahit yung mga natitira na lang dun, yung mga nagiinuman,
yet we still played it with passion eh. Yeah, yeah. We just love to play eh. Hindi kami nagreklamo ng wag na nga, win na lang tayo. Hindi. Never nangyari yun. Never. Tsaka yung time na yun, hindi ko lang kung naabutan mo kung nagbabanda ka pa nung time na yun. Tsaka kayo, Rix, yung pay to play, di ba? Magbibeta ka ng tickets. Oo, naabutan ko yun. Imagine, minsan, ikaw na rin bibili ng ticket mo eh. Para lang makatugtog, di ba? Passion talaga, di ba? Passion. Obligado kang magbenta para makatugtog, di ba? Naalala ko nun, nung nag-start pa lang kami sa banda, yung sa, ano yun? Hindi, anong tawag dun sa ano? Sa ticket? Ticket selling. Ticket selling. Madaming beses na, bago kami yung set namin, syempre, kailangan mong maaga dun kasi magpapaslot ka. Tapos, madalas, hindi pa ubos yung ticket. Magre-remit ka pa. Oo. Or, bago yung set mo, ako na, ranasan ko yun. Sa labas kami, nagbebenta ng ticket para makatugtog, para walang bayaran. Pero may ticket dati, 50? Maganon, 50, 100. May 100 na rin. May 150. Meron lang. Imagine mo, di ba? Hassle nun. Sobra. Sa ano, bro, siguro, no? Kasi nakita, bata ka pa nun eh. Taba. 5 years old ka na. Nakakainis. Huwag na nga lang. Ano yung pass? So, yung nasaksihan mo nun, napansin mo din na yung isa sa mga community ng hardcore scene, yung bumasag sa no ticket selling, sa ticket selling. Talaga may ano nun eh. So, what can you say about that? Paano kayo nag-transition from sa era nyo na, kasi sumubay naman eh, yung time na nag-transition from nagbibenta kayong ticket at hindi na, ano napansin mo? What happened? Paano nagbago? Paano ba? Ikaw nga yung tinatanong eh. Kaya. Pinatayos mo sa amin eh. Well, ano, kasi yung banda namin, yung Retusters, mas ano kami sa metal talaga kami. Metal deathcore kasi yung tutugan namin. Death? Grabe, ako na fiction ka. So, parang ano, ang devil naman. Grabe. Shook. So, parang, I would say na yun yung talagang sinasabi ni Pastor na yun yung talaga yung bumasag yung hardcore. Yung tugtugan namin parang leaning sa metal. Metal talaga. Pero mas gusto kong tumutugtog sa scene ng hardcore. Kasi maraming cute na guys. Bukod doon. Then I would say it's brotherhood talaga eh. Kahit sa mismong mga nanonood at sa mismong tumutugtog. Banda. Tumutugtog. Walang rockstar talaga. Kayo lang ang rockstar. Kaya ako, minsan. Ako honestly, hindi ko, minsan nga ano eh, wala talagang rockstar eh. Mm-hmm. Kasi nga, yung kumbaga yung energy ng na sinishare mo ng, kunwari, ikaw yung banda, sa sarili ko lang, I don't look at the people na nanonood na parang crowd lang or audience or lang, whatever. Part talaga eh. Alam mo, yun talaga yung... Talaga. Walang ganong... Para sa akin ah, and I'm sure sa ibang mga bands din. Kasi honestly, kung hindi... Kunwari, kung tutugtog ka tapos hindi nila binibigay yung ganong energy, parang walang... Hindi masarap tumugtog eh. Alam mo yun? So, it's a give and take talaga. Kaya... Para siyang ano, symbiotic ano. Yung ano talaga. Everybody's part of one thing eh. Mm-hmm. Alam mo 'yon. Meron akong naalala, like napanood ko kayo sa Scarlet. Sa Scarlet. So actually first time kong maka-witness ng hardcore scene. Mm-hmm. Yung ano, ang alam ko lang yung slaman, wala yung dancing, yung ano, violent dancing. Tsaka yung ano yung circle pit. Kasi yung nakikita ko lang circle pit sa mga big ano eh, not in a small venue. Alam like mo, that. Bro Mark, feeling ko si Doy nag-start ng ano eh, if I'm not mistaken ah. Kasi pag feeling ko kayo talaga yung nagpapa-circle pit eh. Hindi, I don't know eh. Siguro pag sumapunta lang ako sa gig before when you guys were starting sa Bought by Blood, may isang gig na si Andrew nagsabi na sa Baras pa ata yun eh. Sa Pastor June. Sa Baras. Sabi niya na... ano, circle pit. Ako, okay. Tapos bilang tayo sa circle pit.
Di ko, so I'm not sure. Tapos may ano ka pa, diba, Tol? Yung death mga ganyan. Ngayon, hindi na ginagawa. Hindi na. Pero yung, para sa akin, feeling ko, sana nun, no? Sana nun. Isa kayo sa mga banda na mahilig mag no? Kasi kagabi pa pero hindi naman yung nag-pioneer siguro. Oh, pioneer hindi, pero yung mahilig mag ano, na madalas nakilala na nag-circle pit. In a small venue. In a small venue. Parang siguro. So yun nga yung daya ko na pit, sabi ni Marbs. Tito Marbs, ay na ka pa. Shout out Tito Marbs. Tito Marbs, nagtatampo kami sa'yo. Ayaw mo kasi may invitation sa show mo. Okay. Labi Marbs. Kaya ginawa na lang namin. Nagkusa na lang. Actually, yun nga yung first time ko napanood. Ay, hindi first time. Yung mas yung recent na, ako kung anong year yun eh. Basta sa, ano, sa Scarlet. First time ko sa hardcore scene. So, winarningan na ako nag-imbita. Basta yung nag-imbita sa akin nun, yung vokalista ng Hampas Lupa, si Mark. Anyway, may ano siya, may side band siya nun, na katropa ko kasi yung side band, yung Haymaker. Basta parang mga one-off na banda lang yun. So, binigyan niya akong warning, ingat. Ingat ka sa physically, ganun. So, kayo nasa stage nun. So ako, nakikita ko na yung audience nag-interact. And then kinokonekta ko lang dun sa passion and brotherhood nga na sinasabi sa hardcore. Nung yung mga kids, inaagaw na yung mic mo. Akala ko talaga magagalit ka. Nagulat ako na hindi. Nagulat ako na ini-encourage mo pa na kumanta sila or whatever. Kasi parang di nga siya ano eh. Di nga siya normal eh. Di siya mainstream. Kumbaga sa kung napanood niyo sa Urban Dub, yung umagaw nga, di ba? Inaway niya eh, di ba? Nagalit, di ba? So, yun. Very, ano sa akin, parang eye-opener sa akin. Oh, man. Ganda na itong kultura. Ito, brotherhood talaga. Alam mo, bro, ako, para sa akin, yung bar na yun, the best. Tatlong pangalan niya tayo naging pangalan. ATS 1002. Oh, 1002. Oh, yeah. Scarlet. Oh. Those were the best. The best. Doon ko talaga na-appreciate yung nga yung tutugtog ka sa harap ng crowd. Tapos, yung hindi mahulugan ng karayom. At walang kahit hangin. Na, walang pampatay hangin. Pampatay ako. Sobrang walang init. Walang hangin. Alas masuffocate ka. Pero dahil, diba may mga pillars doon? Diba yung malapit sa Mankind. Pero dahil ano nga, dahil nga yung tapat. Yung energy na pinapakita nung crowd, hindi mo mapapansin eh. Tsaka yun nga yung sinasabi mo na yun, aagawin nila yung mic. Sobrang iba yun sa pakiramdam. Yung malaman mo lang na alam nila yung kanta namin, grabe. Ano iba, yun? Ibang kiliti. Shout out kila OG Marvin and Madam Scarlet ng Bad Burn. Actually, ayok bro, yung diba nag-shoot ako dun sa last, ano nyo, nakita ko, as a watcher, kasi syempre, nung ine-edit ko na yung video, nakikita ko yung joy kapag nangyayari yun. Pagka yung, alam mo kasi busy ka eh, kasi syempre, tumutugtog ka eh. Pero every time na nangyayari yun, as an outside person looking, ako grabe, enjoy nga yung mga moments na yun. Kaya nga may picture sila tatlo para sa tingin ko. Alam mo, pag tumutugtog kami, sila lang yung pinapanood ko. Kasi, ewan ko, iba yung, para sa akin ha, iba talaga yung dating na, yung makita ko yung mga bata na sabay-sabay nagtutu-step. First time kong nakita yung kinilabutan, ulo, anong ginagawa nila? Meron palang ganito, kasi nga, na-expose kami sa metal scene eh. Na nakaupo lahat or humi-headbang lang ganyan nakatayo sila sa harap, humi-headbang sa harap mo. Kaya nung napunta na kami sa hardcore na eksena, iba talaga yung ano, parang lalo ang ginanaan na naghahanap ka ng gig, wala ba tayong gig yan? Ganun yung pakiramdam. Sa ano yon, dito sa Marikina, sa ang naalala ko, Helmet Prod yun, di ba? Helmet. And then, helmet. Helmet Prod. Pati ano, Sunday, ano yun? Wednesday Hardcore Night. Yun yata. Ano? Diba? Sunday, may Sunday, ano pa nun eh? Mosh Pit Sunday. Kay Koy. Kasi parang merge ng metal hardcore. Yun. Ayun. Yung si Koy, Hampas Lupa yun, gitarista. Oo, yun. Na banda. Kasi nung ano pa, nung
yung sa banda, banda. Yung tinatabi ni Johan. Banda po yun, yung pasnupo. Banda yun. Shout out kay Koy. Kay so yung nag-start, yung kaya kami na-invite doon, kasi di ba may kinukwento si Johan kanina yung side project namin, yung Age of Apocalypse. Kasi si Koy, Hatebreed fan yun eh. So palagi na niya kami inibita sa mga prod niya noon, di ba? Sa ano ba yung sa Makati ba yun? Yung metal, ano yun? Rock to metal? O, rock to metal. Rock sa Mandaluyong. Oo, oh, yun. Sa mga lugar na yun. Tapos nung, kasi yung time na yun, nag-hiatus kami sa BXB eh. Kasi nga, yun yung umalis na sila. Hindi, hindi ako umalis. Then, ano, boom yung Fusion nun. Oh, sa Fusion na sila nakafocus. Tapos kami naman, dahil gusto pa namin magbanda ni Johan, bumuo kami nung side project. Nakasama rin si Utol doon. Yung Detol Age of Apocalypse. Hindi nagsabay ang Fusion at hindi Age nagsabay. Yung kaya nag medyo naglaylo yung Bought by Blood noon, nina bought sa BC yung Fusion. Tsaka ano yun eh. Tinatamad si Angel pag nagpa-practice kami. Puro chicks kasi nung time na yun. Pero pag sa Fusion, puro chicks. Hindi, ano, di ba pag nagpa-practice tayo nun, kapag... Nakatawa yung seryoso mong mukha. Pag Bought by Blood, ang bilis mo pagod. Pagod agad yan. Pahinga muna, tol. Tapos, pag Fusion na, energetic ulit yan. Dami kasi yung ano sa youth eh, yung mga chicks. Ito rin totoo. Sabihin ko rin totoo ah. Yun yung dark, ano, dark, Dark times. No! Dahil nga nahilig siya sa... Dahil nga nahilig siya sa... Hindi ko kayo iniwan. Wala ka doon. Seryoso din yung mukha. Diba yung iniwan? Baka maniwala sila. Mamin ka na nasa live show. Wala. Hindi, ang katotohanan talaga niya. Yun na yung time na I thought I was saved at nagpapastor-pastor na ako as a youth pastor sa Fusion at nakita ko na yung pagbagsak din ng morality rin natin. Yun eh, HQ na to nun eh, yung bahay eh. Bonken Palace was the HQ and everyone, ano na. And, yun. Actually, di ba, bago pa yun, HQ na talaga to. Oh yeah, HQ diba? Na talaga. Pero nung time na yun, parang dun talaga binuhos ng... Lahat ng depravity. Oo, oh, yun yeah. Na yun. Nagkasabay-sabay. Parang dun din nag-boom yung ano, yung dark ano, yes, dark times, di ba? Kasi siguro, let's just talk about that for a bit, di ba? Nung time na yun, we were all professing Christians talaga. Professing talaga, kasi... Anak ng pastor eh. Mga anak kami ng pastor, lumaki kami sa church, elders, parents namin, mga... Every Sunday. Ah, nagsiserve pa. Oo, andun kami. Kami yung mga musicians sa church. Pero pag Sabado, lasing na lasing kami. Yung, alam mo, lahat na, we indulged in everything talaga. And lalo na nung nagka-traction nga yung banda, kwentuhan nga namin nun, pupunta kami sa gig, sa bar or whatever. Wala kami ginagastos na pera dun, pero umuwi kami ng lasing. Alam mo yun? Kasi nga, ang dami nag-aabot ng alak, libre lahat, ganyan. So, Bought by Blood na yun. Bought by Blood na. Kasi nung yung 316, hindi pa kami ganun ka... Lala. Kasi ano pa kami nun eh, mga bata pa kami nun. So, tsaka naka-ano talaga kami sa church. Yung, takot pa kami, kumbaga. Takot kaming mapagalitan ng parents, ng pastor. Baga ano, na nakatago pa. Nung oh, pero nung Bought by Blood na, lalo na nung medyo may traction na nga yung banda. Right. Oh, naging rockstar all talaga kami. Na, Nagkaroon ng ganung, in a sense ah, hindi naman kami sobrang sikat, diba? Pero... Dahil nga nagkaroon ng ganong ako personally, mentality na parang, oh sige, na gawin ko yung gusto ko, di ba? Gusto kong enjoyin yung pagbabanda. Kaya nga parang ngayon, looking back at it, yung hypocrisy, alam mo yun, na hindi ko nga alam paano ko natiis gawin yun eh, na on stage ako, lasing, or nakainom, tapos ang lyrics na kinakanta ko, mga Christian lyrics, di ba? So, nakakasuka siya isipin na nakakahiya, alam mo yun, na nagawa mo yung mga bagay na yun. But then again, that was my depravity at that time. Eh. Kasi nga, ano eh, hindi ko alam yung ginagawa, or alam ko yung ginagawa ko, sa totoo lang. Kasi, nag-indulge ka lang. Nakabalot ako sa kasalanan eh, yung time na yun. And, since pinag-uusapan na yung dark times, I thought I was not in the dark side nung time na yun. Oo, yun ako naman yung holier than thou. If they were indulging openly, I'm indulging patago. Kasi,
feeling ko nun, sila, ay, mga salbahay na ito, mga kabanda ko, naglalasing, openly, nagmumura, kung anong mga kalokohan, pero ako mabait ako eh. Ganun ang tingin ko sa sarili ko. I was better than them, lalo na busy ako sa ministry, sa youth group, tapos youth pastor na ako nun. So, yun naman yung depravity ko. So, sa madaling salita, lahat kami, we were in that dark side. Tapos dalawa pa yung girlfriend. Ay, hindi. Siya ganun. Hindi, saka ano, hindi siya nagpapatalo. Ayun. Oh, yan. Very prideful. Totoo yun. Kaya nga ang tawag namin sa kanya, bro, Angel Lord. Ganun, totoo yun. And nung time na yun, no connect na. Nung time na yun, parang feeling ko ako yung tagapagligtas ng banda. As long na, oh pre, as long na mabait ako. Totoo yan. Oh bro, as long na mabait ako, magiging mabibest pa rin yung banda. And baka, Angel Lord. Angel Lord. Oh, ang nerd nga. Hi, parang holy. Oh, Mike. Ulit. Yung time na dark days namin na, yun, nagiinuman kami dito, pagpupunta si Pastor Angelo, he made us feel bad eh. Parang gano'n na pa. Yung holier than thou eh. May air siya na gano'n eh. Na parang makasalanan naman kayo eh. Parang gano'n. And he was really adamant na he didn't want to go back sa band eh. Akala nga namin, ako personally, akala ko mapuputol na yung Bought by Blood. Time na yun eh. Kasi wala na siyang balak talaga bumalik eh. Kasi there was no saving us eh. Kasi talagang, if you could see our house back then, bro, maniwala ka. Burbote. Beer house talaga, man. And it's nothing to be proud about. Pero it was something, I guess, we had to go through. Or we providentially. Just, providence ni Lord yun na pinagdaanan natin yung mga bagay na yun. Pero we came out the other side eh. Naman eh. By the grace of that. God. Would you say na yung time na yun ba, yung time na yun na dumating si Pastor Angelo, medyo may strain ba sa friendship? Wala. Kasi kahit gano'n naman. Kumbaga parang tropa lang siya na parang, uy, nito na yung mayabang natin na tropa. Parang gano'n. Actually, hindi parang, nga. Ah, sige. Siguro kasi dahil tanggap namin na gano'n siya. Okay. At tanggap ko rin naman silang gano'n. Alam na namin na gano'n siya and parang wala naman siyang dating sa amin. Tsaka since ano nga, alam namin ganun siya and since kami yung mga kuya, wala kaming pakialam sa... Pero kasi ito, hindi naman kami magtutrope. Magkakapatid talaga kami. Ganun ang tingin namin isa't isa na, kunwari, ito, dahil nga siya yung high and mighty, pero nga, mas bunso siya sa amin. Parang, sige, just do your thing, wala kaming pakialam. Parang si namin ano pala namin. To, no, Joseph, no? Parang ganun. No? Parang ganun. Diba? Amazing, so, no? Ayun. Ito pala ng ano, no, story ng kung how it maganda yung ano eh, yung story nung redemption. Yeah. Kasi nga Bought by Blood eh. Bro, we went through a lot. Sa totoo lang siguro itong 24 years, looking back, pinatunayan lang ng Panginoon yung pangalan eh. That's how I see it, na we're really redeemed by the blood of Christ. Yes. Na sa lahat ng kabulukan na yun, I mean, ako, personally, diba sinasabi ko nga ngayon kung ano yung way of thinking ko nung time na yun, I was so prideful, I was a hypocrite. Kasi nga, sila nag-indulge openly, ako patago. Mas worse ako sa kanila. Pero habang... Kito mo, hindi pa rin nagpatalo, diba? Sa katamaan, di ba? You're still the Lord. Ano ka talaga to? SPJ ka lang. SPJ ka lang, bro. Ayan. Diba talaga? Masakit sa wit mo ba dun eh, no? Pasok. Yan ang power ni Joel. Saint Patron John. Baka si Lumay masasabi. Teka. Eh, dark side to eh. Marami. Iba kasi yung dark side. Oh, ano eh? Super dark eh. Oh. Super dark kasi eh. Alright. So, yun po mga viewers. Hindi yun. So, hindi kasi nga engineer. Pero emphasis on the gin. Engineer. Actually, dalawa sila. Oh, actually.
Ayun. Side track na tayo. Oh, so nung time na yun talaga, ano, nakita ko yung grace, ako personally, na hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Bilis ng oras. Hindi talaga nawala yung kamay ng Panginoon sa amin. Kasi ang dali lang mag-disband, ang dali lang masira talaga mga buhay namin. In fact, may mga pangyayari, munti kami, mga trouble, mga away, mga ganun. So, the Lord has sustained us and preserved us. At grace lang talaga niya kung bakit umabot ng 24 years. Kaya ako natanong yung ano eh, yung sa friendship, yung sa brotherhood. Yung niya, na-clarify niya, no? Talagang sinustain din ng Panginoon yung pagkakapatid nyo. Yeah. Yung ano, no? Because of yun course, niya, it's course. So easy to just walk away eh. Yeah. It's so easy, pero hindi eh. Lalo na mga ugali namin. I mean, syempre, kanya-kanyang sungay din eh, diba? Siguro ako ang take ko dun sa lahat naman. No? Kasi nga, we consider each other brothers talaga eh. And somehow, literally, we are. Kasi nga, tulad nga si Johan, yung kapatid niya, asawa ko. Mm. Yung ate ni Angel, asawa ni Utol. Si Lu, pinsan namin. Tapos si Choi and ano, I mean, connect. Ang tagal na namin sila, mga alaga pa namin sila since. So, alam mo yun. And in like in any family, meron naman talagang times na nagbabat heads, di ba? Pero at the end of the day, pamilya pa rin, di ba? Kaya yun ang, and hindi lang sa amin yun. Even dun sa mga people na sinama namin sa banda, tulad nila sila Jester, si Jerome, sila Bambam, na mga crew namin na hanggang ngayon, solid. Alam mo yun, we have a that family connection, kumbaga. Ang ganda nga ng kwento nyo about yung sa drum tech. Oy, si Bambam. Shoutout Bambam. Parang kabisado, sino magsabi? Kabisado yung height. Isang hila lang doon, alam niya na yung height ng cymbal ko. Ganun siya ka-precise. Bilis ng oras, bro. Oh, sobra. Sobrang bitin. Sayang late tayo. Pero siguro before, kasi we only have 30 minutes, I guess. Siguro let's talk about ano na yung on ito, the more serious eh. Ano. Sige. May tanong. Muna. Sabi, ito muna, sabi ni John Mark T. Cruz, shout out brother John Mark. Another awesome band calling it quits. How sad. You guys are what the world needs. Well, the world needs the gospel, but if God can use the band to share the gospel even more, let's see. Kaya ako in connection to that, ako ang panalangin ko talaga na meron talagang mga bands na ano eh, and meron naman ngayon. Meron naman, I believe ngayon. Pero I hope na yung na-build din namin sa eksena na to, kung sa anumang eksena, na meron talagang mapapasahan ng baton, alam mo, when it comes to really, yun nga, yung sharing the unadulterated gospel on stage, living the, yun, alam mo, yung mamuhay ka as talaga isang tunay na Kristiyano, yung kita yung fruit mo, di ba? Hindi yung, kumbaga, parang professing lang. Oh, yung genre lang yung pagiging Kristiyano. Yun. Alam mo yung gano'n. So, yun ang panalangin ko. And I believe naman na somehow, we have made that, siguro, effect or influence sa ibang mga bands na kilala namin na nag-uumpisa na ngayon, di ba? Have started now. I just hope na, ano, na they take it dun sa next level na kaya pa nilang dalhin yung gospel sharing, di ba? Yun talaga yun eh. Ayun. So, isa pa. Kay Brother Dan Sabahon, shout out brother. Salute sa inyo. High respect sa inyo mga Sir BXB. I hope you don't mind po. What are the future plans na? Future plans. Future plans. Kayo ba may Let's talk about it. As a friend, future plans for Bought by Blood? Wala, tagal na ako sa wala. Actually, sa to lang. Medyo nalungkot ako yung Sabado ba yun? Sabado. Na, last week. Na, kasi kahit 10 years na ako, 14 years. Tama? 14, 10 years. 10 years, hindi, 14 years na ako wala sa, 10, oh, kasi 2010, no? 14 years na ako wala sa banda. Yung tumutugtog pa rin yung Bought by Blood, I still feel part of it eh. Na parang it's still ongoing eh. Parang ganun. Pero Saturday felt sad eh. In a sense. Sad at happy eh. Para sa akin na parang sad na this is it. Parang ganun. Pero happy ako na parang wow, parang we ended on a high eh. Parang kasi nga what we were sharing, di ba? Yung pinagdaanan namin, pinagdaanan ng era namin, pinagdaanan ng era nila. But at the end of the day,
God is good eh, talaga. And and the people who were there, yung sila Bam, sila Jester, people who sort of mattered when we started this whole thing, were there eh. Na parang sobrang natuwa lang ako na it ended as it should have eh. And ako, ang prayer ko lang talaga, like Doy said, na parang sana may isang banda one day, hopefully, who would continue, you know, what we somewhat started eh, na parang gano'n. Kasi it would be sad if it just ended there eh. Na, so yun ang isang mga, siguro, what's next for Bought by Blood? I'm praying for another band na parang Bought by Blood din eh. As of now, Die and Be Forgotten. As of now, I don't know kung meron dyan. Saan? Litas Church. Litas Church. Litas Church. Oh, pangalan pa lang. Devil. Joke lang. Joke. Sa question na yun siguro, isa sinabi mo kay Jay, siguro ano rin eh, parang ngayon na we are reforming, well, not all of us are in the same church, pero nagre-reform tayo ng ating theological stand. Napakaganda rin na umabot tayo sa point na ito na pahinga ang banda o ipinahinga na ang banda sa ganitong state na we are sober, we are maturing in faith, na sinasanctify tayo ng Panginoon, and we are one. Walang issues sa relationships. Magkasundo kami ni Kidoy. Nag full circle na eh. Mm-hmm. So napakaganda. Parang anong ako sa side ko, naisip ko, paano kung nangyari ito a few years back, hindi pa tayo okay lahat. Parang sad, di ba? Yeah. Pero salamat sa Diyos na, kasi nung ako na yung nagpahinga, tapos si Pastor Carlo na si Sam yung nagpalit sa akin. Tapos nakapag-balik abroad na ang Bought by Blood, nagtutour sa South, and mas may sponsorship, mag ganun. Ano eh, I'm so proud eh, na inabot yung ganung level eh. Though, wala naman talaga tayong balak mag-mainstream dahil we are a hardcore band. Parang imposible na umabot sa ganun. Pero ayun nga, kung saan tayo din lang ng Panginoon, naniniwala ako na ginamit niya rin talaga providentially yung band na makaabot sa underground scene, especially in the hardcore scene. Siguro ngayon ang kinaiba, mas ano na eh, no? Mas lyrically, yeah? Mas ano siya, nag-mature, mas naging sound in doctrine, and it happened na ano eh, yung normal, yung natural na somehow nag-mature nga yung band. And ang siguro kaya ako to sinasabi dahil maraming nagbabanda ngayon or maraming gustong gumawa ng ginawa at ginagawa, mga ginawa natin na mabigat ang tugtugan tas i-incorporate sa worship sa church. I feel responsible, no? Somehow na kung nag-pioneer tayo ng Christian heavy music, somehow nakapag-influence din tayo dun sa part na 'yan eh. 'Di ba? So sa ano na to, sa part na to, gusto kong ipaalam sa lahat na there is a correct venue or tamang venue for this kind of music, and hindi siya sa mga nagsasabi na ang metal or hardcore music ay sa devil yan, sa demonyo yan. Hindi. Pero at the same time, sa mga nagsasabi naman na okay lang dapat sa loob ng church pag nag-worship, eh gamitin yung style na yan kasi para sa Panginoon naman. Gusto ko rin sabihin na hindi din. Dahil may correct venue siya, may tamang venue siya para dyan. And I will agree with that. Yes. And since pinag-aaralan nga natin yung regulative principle of worship, maganda ma-emphasize na ibang usapan ang congregational worship pagdating sa pagsamba sa Panginoon, especially in the church. At iba, yung nagbabanda tayo, enjoying the music that God has given us. Which is our freedom. Yes, diba? It's our liberty to enjoy that. To enjoy at it. Hindi dapat mapulaan yun dahil na judge dahil ginagamit natin sa maling paraan sa loob ng church. Kasi hindi naman pinagbabawal na magbanda ang Kristiyano eh. Pero gaya sinabi ni KJ, sa mga bagong banda na gustong or may heart to reach out the underground. Kung magbanda lang kayo, kumanta kayo inspired ng scriptures, make sure na yun nga, you walk your talk.
Kasi yun na naging struggle namin. Yeah. Doon kami na-test, doon kami bumagsak, at doon din naman kami binango ng Panginoon. And mahirap siya, lalo na ina-identify mo yung sarili mo sa name ni Christ. Kapag yeah. Sinabi mong you're a Christian and then nandun ka sa band scene, nandun talaga yung mga manalait sa'yo, nandun na yun, may mga skeptics, and nandun naman lahat. Pero ang nakita ko yung sa Bought by Blood, kasi nakita rin nila authenticity eh. Not because mababait tayo eh. Hindi yun eh. Kundi nakita nila yung pagbagsak at pagbangon because of the grace of God. It's only by the grace of God kung bakit nakabalik. Kasi ang daling magsabi na kahit yung mga nakasama natin before, yung mga hipokrito, yung mga plastic yan eh. Di ba? Pero ako na una magsasabi na biyaya lang naman ng Panginoon bakit nagpatuloy ng ganitong Bought by Blood. Mm-hmm. Tayo, mahihina tayo eh. Babagsak at babagsak. Pero by the grace of God, nagpatuloy siya ng ganun. Yan. Siguro isang bagay na I look forward to is kung dati panag-usap tayo banda, kung maano, I think at this age, I really enjoy when we sit together and talk about the scripture. Wow. You know, yung parang yeah. Theological. No, talaga theological stuff na parang so, ako personally, I really enjoy that eh. Na parang, kasi minsan may mga things sa church namin na hindi ko mag-gets, tapos minsan tatanong ko kay Pastor, Pastor, pa elaborate nga ng konti paano to, mga ganun. I really, really enjoy that conversation sa mga ganun eh. At this time not like before na parang, may, kasi nga mababaw yung, yeah. Ano, diba? So, it's a different time and that's what I'm looking forward eh, na medyo naglaylo na yung banda. Na we gather and then we talk about life, about church, about you know, ministry or whatever, stuff like that. So yeah. that's one thing I'm looking forward to personally. Wow. Kay Jolem? Yes, Jolem. Kay Jolem tali. Jol. Dahil yun nga, kagaya na sinabi ni Jay, no? Parang yun nga yung ano yun din yung ano ko yun din yung isang kinatutuwa ng puso ko is kasi kung dati puro kalokohan nag-uusapan natin di ba parang buong araw wala tayong matinong usapan puro kung ano-ano talagang ano eh sari-saring kalokohan pero ngayon I just feel the grace of the Lord na alam mo yon niligtas niya tayo dun sa yun nga yung dark days na pinagdaanan natin na ako personally dumaan na ako sa point na parang hindi na ako makakabangon na I thought wala na ito na yung ito na talaga yung buhay ko buhay yung indulge myself sa alak di ba pero by the grace of God yun nga nakalaya ako dun. And it's just so amazing na alam mo yon na talagang na appreciate ko nakikita ko yung grasya ng Panginoon sa buhay ko. Alam mo yon personally, talagang sabi ko nga sa sarili ko parang kung wala ang Diyos sa buhay ko, ano na kaya? Ano kaya ang buhay ko ngayon, 'di ba? Anong direction? Baka wala na akong pamilya. Yun eh. Oh. Diba? Yeah. Sira na yung family ko. Kaya, and yun nga, yun yung ano natin eh. Parang yun yung isa sa nakakatuwa nga na pag nagkikita tayo ngayon is laging nandun yung ano, nandun yung, yun yung topic ng communication natin. Mm-hmm. Diba? Yung kung ano man pinag-uusapan natin. It's about kung paano natin yun nga yung relationship natin kay Lord, 'di ba? And yung spiritual ano natin journey ng bawat isa. And ako ewan ko ngayon ko lang sasabihin sa iyo I really appreciate you din sa part na yun, Jel, kasi ever since naman, 'di ba? Kahit kanina sinasabi natin na ikaw yung baga parang holier than thou. And up until now, kapag meron kami mga tanong, di ba, meron kami hindi maintindihan, ikaw yung ginagamit ni Lord para maliwanag. To God be the glory. Talagang glory to God sa buhay mo. Pinanindigan mo talaga yung, ano, yung calling mo.
Salamat doon, brother. Sobrang na-appreciate ko. Lou, anything you wanna say? Future plans. Future yes. plans. Ito pala, ito na lang. Quarantine. Off cam na lang ako. Hindi kasi kami ni Kuya Jay, ano na kami. Bubuta kayo? Hindi, matagal namin nag, ano, wala sa band. Alam niyo ba lang siya? Hindi, matagal na wala sa band kami parehas, diba? 2010 ba or 2011? 2010. So parang that time, parang ano na sa akin, tapos na yung rakista moments ko that time. Although nagpatuloy pa rin ako, yung church kasi namin, hindi naman RPW. So tumutugtog pa rin ako doon. So, ayun. Ayun nga, hopefully, nakapag-plant ng seeds sa ibang tao. Sa ganong, na nagkaroon ng lakas ng loob at saka ng desire nga na pwedeng Christians in a band or Christian band talaga na with Christian lyrics. Tsaka yung, yun nga, yung sharing the gospel sa ganong stage. Pwedeng hindi naman hardcore, pwede rin sa ibang eksena, ganon. Di ba marami namang just for. Ayun nga. So siguro yung, ano, maganda rin kasi yung may parang end din, di ba? Kumbaga, may end. Pero, at yun nga, maganda na natapos din na maayos. Ayun nga, pero siguro talaga dadating yung point na, ano eh, na may mga kailangan na tayo ibang tahakin na, ano, na paths. Kumbaga, narrow paths. Narrow paths. Ayun. Ayun, may mga tanong dito. Salamat doon, Brother Luke. Ayun, best advice mga, sabi, si... George Gio Alanunay, good evening brother. Best advice mga sir sa mga aspirants sa band na may ganitong genre. Believers ba to bro? Believers or I would ba? Assume na believers. Ako ba? Siguro number one is keep your eyes on the Lord. Number one 'yon. Lalo na kung if you're a professing Christian na tumutugtog ka ng extreme music, kahit ano pa yan, dapat makita sa'yo yung fruit ng pagiging Kristiyano. Otherwise, just don't do it. Alam mo yun? Unang-una, nakakahiya sa Panginoon. Kung hindi ka lang, kumbaga, extreme nga yung tugtog mo, tapos, ikaw, ano ka naman, hindi ka naman extreme sa paniniwala mo. I mean, not in the sense na extremist ka. Diba? If you're playing hardcore music, then be a hardcore Christian, diba? Yeah. Wag na yung, biblical naman yun eh. Wag na yung lukewarm or whatever. Diba? Yeah. Just, and then secondly, aralin mo talaga yung salita ng Diyos. Kasi kung, if you are going to just be another, kunwari kung ikaw yung vocalist ng banda, tapos, and you're going to get up on stage and just share some chop suey gospel or word of God. Yeah. Then again, I would just say na wag mo na lang gawin, di ba? Yeah. And if you're going to write, tumugtog ka na lang. And if you're going to write songs na biblical, make sure na biblical. Write context. Sound doctrine. Kasi somehow I would say na in the early days of me writing songs na hindi pa rin naman ako ganun ka... Again, providential naman lahat ng bagay. Naaral sa salita ng Diyos. And I'm not saying na super scholarly ako sa Bible. Meron akong mga nasulat na songs na hindi, I would say ngayon na medyo cringy. Diba? Okay. Pero towards the later end naman sa mga yung times na na-reform ako, to be frank, may mga songs naman kami na isulat na I would say na sound talaga. 'Di ba? So yun ang advice ko na and also na keep your pride at bay. Check yourself all the time kasi mortify it. Oh, mortify it kasi sa totoo lang yung fame, yung pride, lasod, killer yan eh. Lasod niya. It's gonna be challenging sa totoo lang. Oh, lalo na if you reach levels na sikat.
Yung no, mga Litas Curse. Nakilala ka. Nasikat ka, di ba? Kahit yung Litas Curse. Parang pamapicture eh. No? Lason talaga yan. So, and lastly, siguro, be excellent in playing music. Oh, hindi ka, hindi, ako hanggang ngayon naman eh, I would still say na, lalo na kung Christian kayo, tas papasok kayo sa eksena ng metal or hardcore, o kung namang eksena, ang best advice na may bibigay ko talaga, galingan mo. No. Mm. Kasi kung nire-represent mo yung Panginoon, tapos squalogs ka tumugtog. Squalogs. Di ba? I mean, do your homework. Oo, kumbaga. Galingan natin, di ba? Galingan natin. Oo, ano? Ito yung mga tipong kuyo doon na ano, no? First gen. Kumbaga, yung practice on your own, para pag-rehearsal, as a band, planchado na. Ano na lang yun? Kumbaga, icing na lang yung mangyayari doon. Kasi doon na yung opportunity na, yun nga, madagdagan nyo pa ng extra flavor, hindi yung doon pa lang kay Sipra and stuff like that. Which is never naming ginawa yun, kasi nga, professional kami. Hindi ko alam sa Litas. Hindi ko alam. Ako meron ako, may add ako dyan. Hindi siya Litas. So nagtatanong, anong pangalan niya? Brother George? George. Ayun. Ano? Bago kayo umakyat ng stage, magtono kayo. Yan, yeah, magtono. Number one. At mag-pray. Siyempre, kasama yun. Saka ano? Sige. Ano? Ito, may question si... Sige, go. Ano lang, para sa akin, kapatid, sa yung last point ni Doy talaga, yung be excellent and know your craft, di ba? Kasi, yun nga yung mga kasabay yung talaga, mga excellent yan eh. So, basta ang pangit silang talaga eh, pag hindi kayo nakatono. Kasi we've played with people na gano'n eh, na parang, ano ba yan, the basic stuff eh, di ba? And yung kayo join, actually, pres-presa naman kami, no? We learned that eventually na... Through time. Kasi dati pag umakit kami, hindi pa kami nakatono. Oh, may taga-tono pa ako. Hindi ako magpa-practice na. Pero hindi I also remember yung specific na araw na nag-usap-usap tayo na may rules kaming sinet. Yes, dapat bago tayo umakit ng stage, nakatono na lang. Sasaksak mo na lang. Isang bagsak lang to test the volume. Kung pantay-pantay. And then... pati nga yung pag-ikot ng cord sa amp, di ba? Yun, dapat nakapasok sa handle yun. I mean, kasi you need to be... Professional. Professional talaga. Hindi lang porke, puro may ingay lang naman yun. Hindi ganun, di ba? There's a lot na nag-work doon. I could attest yung difference talaga pagka yung una nasa tono, tapos syempre pagka praktisado, even the sound check eh. Dapat praktisado. Actually, yun yung ngayon sa mga bands yun, even not just sa metal, even sa mga, sa synth pop, sa alternative, sa ano yan eh, usually yung first impression yung soundcheck. Yeah, Paano na eh, pampagana. Actually, ngayon, pagandahan ng soundcheck Yung ano eh, usually parang, usually ang ginagawa nila, yung soundcheck nila is like, parang yun na yung intro na. Intro na siya for the first song eh. Mm. Parang ganun eh. So, sa akin yung yun nga, work on your chemistry parang as a banda. Paano ang gagawin yun? Play as often as you can, ano? Basta wala kayong compromise na iba. Tsaka hindi lang yun, yung siguro play together. And also be with your bandmates, diba? Off the stage time, din. Kasi alam mo yung alam naman natin lahat yun eh, merong mga visual cues na kinuha tayo sa isa't isa na marirecognize mo lang yun pag kilalang-kilala mo na yung tao, di ba? Tulad, yung kunwari, kapit, yung pagkakapit talaga. No? Yung magtitinginan lang kayo, parang wala na kayong sasabihin, pero alam niya na kung ano yung... Kunwari ako, meron akong gustong gawin on the fly, di ba? On stage. Titignan ko lang sila. Magkakaking data na lang. Game, alam na lahat eh. And that comes from... Familiarity. Having friendship, brotherhood. Kilala mo sila, di ba? Yeah. Parang ganun. So, siguro, hindi ko alam sa lahat ng banda, pero... I would say, isa rin yun na treat your bandmates as your brothers talaga. Yes. Kasi, yung banda, dilipas din yan eh. Tsaka kung sa ano man ah, kung sa mga nagsasabi siguro na, it's just playing music, it's just a matter of learning, meron talagang difference eh. Makikita mo talaga yung... Okay. Init. Naiyak na ako eh.
meron talagang difference eh sa pagka una sa pagka solid ng tunog, yung impact kasi kasama yun eh na nagi very evident dun sa gig nyo last ano. Glory to God, bro. Nakita mo talaga na yung chemistry, yun nga, brotherhood. Ano nga eh, hindi naman siya ano, pero imagine mo isang taong kaming dito magtog noon, di ba? Pero when we got on stage, dahil nga hindi, parang may switch eh. Ang punto ko lang, hindi seryoso ha. Pero dahil nga okay, when we got on stage, even though matagal kaming hindi tumugtog, pero dahil nga we feel at home with each other and I have confidence in my brothers, di ba, sa skill nila on stage. Perfect. Oh. Di tulad ng siguro ang maganda i-delete nyo na lahat ng videos nung comeback gig nyo eh, para wala nang masabi yung mga tao. Ano na, trending eh. Ako, plano ko to ano eh, kasi parang pinag-iisipan ko talaga siya yung going here. Kasi yung pagkakilala ko sa inyo, yung like that small time na magkakausap tayo, I mean, it seems like you guys are like parang ordinary dudes na may humor, ganyan, magtotropa. Pero because nga yung dun sa nabuo yung brotherhood and friendship na ano, pag nasa stage kayo, parang ang mighty nung dating. I mean, sound-wise, lyric-wise, performance-wise, parang ang mighty. Kumbaga parang ngayon kausap kita as Kuya Doy, pero pag nasa stage siya, ako si Kuya Doy, parang stage presence, command talaga eh. And then that's not just coming from you. I'm sure yung when you're there, you're also feeding sa kumbaga presence ng mga kabanda mo, yung and even yung mga people na ayun, isa pa yun kasi part sila eh, di ba? Siguro galing lang no, bago ko makalimutan. Kasama to sa advice kasi premise believer ka and you're a musician and you want to start a band sa ganitong genre. Make sure that you're a member of a local church. Yun. Important yan. Kasi nga, yung sinasabi namin na temptation, ng pride, nandun, wala ibang mag-keep in check sa'yo. Hindi yung bandmates mo lang, kundi yung church. Yeah. Na alagaan ka talaga, na meron kang accountability. Kasi kung wala yun, madami na tawag din sa sarili nila mga kahit hindi ganitong tutugan pero mga musicians na Christians meron na local church and we've encountered din even sa tagal namin sa journey namin na ano na we've encountered people na lalapit sa amin and saying na magugulat sila kasi nga nag-share kami ng gospel on stage and then sasabihin nila after musician ako from this mega church or kung saan man, diba? Pero kita mo naman na bulat yung buhay. Oo. Yung, nakausap ka, lasing. Di, alam mo yung ganon. Kasi nga, walang accountability sa... Walang accountability. Even accountability mo sa pastor mo, wala eh. Di ba? Kaya yun yung importance ng local siguro church. Ano din, isa din yun sa naging ano natin, parang nakatulong sa atin as a band. Kasi sinuportahan tayo ng church. Yes. Di ba? Ng mga pastor natin. Especially si Tito. Si Tito Hill, number one supporter and ano natin, di ba? And, Pastor June nung Tambalo. Shout out. Pastor June. Di ba? And syempre si Pastor June Tongson, di ba? Kaya ano eh, that talagang naging ano rin sila, malaking suporta sa atin, no, sa ano natin, sa pagbabanda. Kaya importante talaga na, yun nga, kagaya sabi mo, support. Make sure na member kayo ng isang local church. Siguro shoutout ko lang, no? Si Genesis. Hi, Jen. Shoutout, brother. What's up, bro? Sayang wala ka nung sapat. Sayang. At si Adam. Adam. Nag-part din ng band. Yes. Nag-drums din sa atin. Sa mga malupit na session, is the drummer yan. Miss you, bro. Yes, bro. Sana makita ka namin dyan. See you on Sunday. Next. Sino yung mentor sa inyo sa TNJ, mga bro? Ayun, si Pastor June Tambalo. Sino yun yung nagtatanong? Si Marv. Tito Marv. Tito Marv. Si Kuya June. Si Kuya Ume, nandito eh. Kuya Ume din, mentor din kami niyan. Shout out, brother. Tapos si Pastor Mark, nagpapa-shout out sa... Saan na yan? Pastor Mark ng... Enthroned. From Bacolod. Saan na yan? Ayan, actually, yung sinasabi ko kanina...
Sila Pastor Mark, I would say yung isa sa ano yung talagang ano mapagkakatiwalaan ko sa ngayon ah mm-hmm. na banda na next in line dun sa Bought by Blood. So ito bro, shout out natin. Enthroned Boys, Joash, Dan, Choco, Umar, Shem, and Calvin. Shoutout sa inyo ni Pastor Mark Landgren Jans. So, see you soon sa Bacolod. Pastor Mark, Chip Chippery! Tsaka si Shem ng ano? Ng Daily, yeah, Daily Core. Daily Core. Brother, we shout miss out, you. Brother, salamat, Chippery. Salamat sa support. Ayun, siguro, ito, si... Nabasa ko na ba yung hindi pa pala. Question pa. Si Glenn. Si Glenn ng Sunday Skull. Sunday Skull! Tsaka yung gumagawa ng design ng The Narrow Path. Yeah. Sabi niya, since naging deep po ang theological convictions ng band members ng BXB, possible po ba sa future, God willing, na mag-release ng songs ang BXB with deeper theological lyrics, heavy music plus heavy theology? Ako, I will answer this question. Yeah, sure. Kasi we still have songs na unreleased eh. Mm-hmm. Na exactly, dito sa sinasabi ni Glenn na... Wow. Heavy yung theology at super heavy yung music. Kasi nga, ito yung mga bagong songs namin na mabigat talaga yung, mas bumigat yung tugtog and mas bumigat yung lyrics. So, actually, na-release na namin yung isa, yung Vipers. It's on YouTube. Yeah. Check nyo na lang sa YouTube page ng Bought by Blood. Nandun na siya. It's ito a lyric video. Ito rin ba na-release sa States? Oh, ito rin yun. Ni-release na isang Resurrection, Records. Resuscitation. Records. Resurrection Records sa US, isang Christian label doon nakasama nakasama kami sa compilation with other Christian bands from across the world din. And siguro pero it's still not yet released on Spotify tsaka ibang platform. So God willing ma-release namin to sa ibang platforms na yon. And also we have some other songs na hindi pa na-record, na-record na pero hindi pa tapos. So sana hipuin ni Lord yung puso ni Brother Mark para matapos na natin. Amen. Amen. Yeah. Pero that's also one thing na that's playing at the back of my mind na just to release songs pero hindi na talaga gumig. So ayun, siguro yun yung sagot sa future plans. Pero again, we don't know. Bahala na. God willing, no? May si Tito Marv, last na siguro to kasi ano na eh. Ano ito? Exam na natin. Until quarter. Okay. Sabi dito ni Kuya Marvs, baka na-miss ko paano kayo naging connected kay Mike Turner. Baka gusto malaman ng mga tao. Si Mike Turner po, shoutout Sir Mike Turner sa Battery, no? Sa isa sa mga legendary na mga bands sa Pilipinas. Nasa stage siya ngayon. Kuya Doy, can you answer the question? If I remember, na-connect kami sa Battery through... kay... Boss June, no? Kay Boss June, tsaka kay Warren. Warren. Yung isa sa mga original na gitarista namin. At dahil sa event ng... sa Jekyll and Hyde, sa... Light It Up. Yung Light It Up. Kasi every... Ano bang araw yun? Tuesday? Tuesday. Yeah. Every Tuesday nun, merong yung Light It Up event na ginagawa sa Jekyll and Hyde. Christian event yon. So, isa kami sa mga mainstay na bands doon, pati Battery. So, dahil nga, nung time na yon, maingay yung tugtog namin. Tapos yung Battery, yung ano sila. Alam nyo naman yung tugtog ng Battery. So, parang nagkaroon ng connection. Ganun lang, nagkakasabay lang kami. Pero, sige bro, baka may... Actually, diba, si Warren, Roddy. Tama. And... Nag-gitara siya sa atin nun, di ba? Saka matin din ang cell group. Kasama sila Chris. Sa Chris Victory. Hilero. Victory, yun. Yung mga connection. So, ganun yung connection. Hanggang sa dumating yung time na kami na yung, isa kami sa mga naging front act ng Battery, di ba? Pag may mga gig sila. Nice. So, kami yung hinahatak. Kasi back then, ilan lang yung mga Christian band na maingay. Yes. I think Battery and then that was us. Pigs with Pearls, pero... Pigs with Pearls, yeah. But, I think yung time na yun, paano na rin sila... Pa-exit na na. Pa-exit na rin. Ata, so, I'm not... Baka yun din yung napanood ko dun sa ano. Kasi kayo, bago Battery, kayo eh. Yun na yun. Possibly. Yun na yun, siguro. Yes. So yun yung connection nun. Eh, Tito Merbs, kung pag-usapan natin sa show mo,
Oh, may sana, pero ayaw mo kami imbitahin eh. Galit ka. Hindi kasi to, discrimination for kaya ba maingay? Hindi, joke lang. Tito Marv, love you. Tito Marv. Alam mo yung banda, si Tito Marv, si Marvin. Oh, yes. Isa yan sa pinaka-closest namin yes, na kaibigan, kapatid. Way back. Pati yung way banda back. Nila, yung Bushfire. Bushfire, oh. Na, naalala ko nga yung ang masasayang memories pag tuwing nagkakasabay kami. Ganto rin kami, asaran. On stage, pag tumutugtog sila, yung... alam mo yung kulitan, dahil nga... Yung kulitan in the sense na hindi yung gusto mo silang i-disrupt sa set nila. Pero yung brotherly, ano ba, na kulitan. Ganun yung... Yun yung masarap na... Kaya masarap kasama tong... Ano ang pangalan ng banda nila? Bushfire. Bushfire. Tito Marbs. Hindi yata. Hindi yata. Pero yung banda namin, Bought by Blood, even dito sa church namin dati sa Antipolo, favorite song namin yan, yung Lakbay. Pakinggan mo yun, grabe yun. The best song in the world. Yes, it is. And the best vocalist, no Marvin. No joke. Maglonso. Sobrang ganda nung kanta Bantugan. After ko, lamang lang ako ng dalawang punas ng bimpos mo. Wow! Ayun. Baka may ano, Dior Rico, baka may tanong ka. De, busy siya, may kosa pata sa real estate. Tayan. O baka naman may kaway. Wala. Kaway. Wala kaway yan. Dami mo kalokohan. Okay, so ako may question ako sa Litas Curse. Yung sa Litas ba, anong plans? Ano naman ang plans nyo? Oo nga. Future plans nyo? Tuloy-tuloy na ba to? Baka binibitin nyo lang kami. Hindi. So last Saturday, nag-comeback gig kami. And farewell gig na rin. Hindi lang. Hindi, ano, as of now, tuloy-tuloy. Although kaming tatlong magkakapatid na lang. Si ano ko yung Jano and si Mark. Tapos si Ernest kasi nasa Australia. Although uuwi siya by next year. Pero ano ata siya eh, no? Come and go siya, no? So for good na siya ulit dito. Huling usapan namin for good na siya ulit dito sa Philippines. So yun. So may chance na bumalik siya. Ayun, so plans namin mag-record ng mga new songs. Nice. Tapos 80 songs. Baka kailangan nyo ng isang guest vocal sa isang kanta. Collab, no? Pwede pa, collab. Kaya ko pa rin naman. Ano naman? Tapos kung gusto niyong vocalista ng banda, available na. Okay. Alis na lang ako. Alis na lang ka na lang. Oo, alis na lang ako doon. Tambourine. Tambourine. Para maging Litas Blessing na. Litas Voice. Or ano, Litas Church. Hindi lang alam. Litas Church. yan, kuya. Nice. Exciting yan, bro. Ito, babasa ko lang to. Kay OG Kabalbas, Kuya Choi Banyasya. Oy, Kuya Choi, na-miss ka namin. Na-miss ka namin, brother. Ito mga gusto ko kasama, maingat, mukhang nananapak, pero ang totoo, hahagurin ka ng pagmamahal ni Kristo. Nuts naman. Pero nananapak talaga. Sarap mo namang sopok eh. Deme. Shout out, brother. Brother Choi. Miss you. Miss you on the comments. Oh, you know, I think it's high time ma-revive ang indigenous Pinoy Christian rock. Emmanuel, di ba? Emmanuel, may ganito eh. Sila yung nagbabantay. Sila Boss June. Boss June, forgot the last name. Emmanuel. Classic. Sila Kuya Teds. Diba? Kuya Teds, Dito na si Kuya Teds, no? Yeah. Classic yun. Love you too, Kuya Choi. Ayun. Ano na natin? Unless merong, ano, siguro ano, tumahimik. June Esteban pa lang. June Esteban. Boss June Esteban. Salamat, Marbs. Ano, ayan. May, ayan, ano kumutanong, oh. Hindi, walang tanong. May gusto lang i-share yung... magtanong. Tungkol sa BXB. Kung paano ko sila nakilala. Yeah, ganda. At kung paano ko na... Ganda rin yan kasi may... Punta sa church. So basically, of course, it's providensya ng Panginoon din na nakilala ko kayo sa gig. So, ito ba yung tumugtog kami ng Baras? Baras, first time natin nag-meet doon? First time na mag-meet, oo. Kasi may bar kami sa Baras. Kaming... Earth Movers. Earth Keepers. Earth Movers. So, kami magkakapatid. Kasi yung banda ko, kami magkakapatid yon. So, kami magkapatid. Tapos may mga business partners kami doon sa bar na yon. And then, ayun na, invite namin sila. Hanggang sa naging friends namin sila. And...
ang unang kumausap sa akin si Jerome eh. Yan, so shout out kay Pauline, Jerome. Pauline. So from there, di naging friends na. Tapos sobrang dami nating gigs na magkakasabay after that. Oo nga, no. So, is it by chance? By chance talaga. Oo. Tapos, bago yung set, eh syempre, kasi ako ayaw masyado sa loob eh, kasi mainit, magulo. So usually, nasa labas kami. So, si Jerome, pupunta sa labas, mag-share siya ng salita ng Diyos. So, from there, doon na nagsimula yung ano ko, yung, I would say, no, it's providence of the Lord na naging way yon para kuhanin niya ako sa Anputikan. So, pero before that, hindi ka pa, hindi talaga. Wala talaga, no? High times siya nun eh, high times. Malala din yung buhay ko nun. So, although, syempre, walang dapat ikapag-proud dun eh. No? So, from there, kaya I would say na big part din yung life ko sa BXB na hanggang sa ma-invite ako sa church, sa dati nating church. Although, napupunta ako dun for the sake of tropa. Yun yung unang motivation. Oh, no? Kasi para lang, syempre, in-invite ka, pakikisama. Oh, sige na nga, invite, ano na nga ako. So, parang dun nagsimula lahat. Pero ikaw bro, nagdala ng mga kapatid mo. So, nag-convince ba? Paano ba? Baliktad pa nga eh. Parang sila yung nag-convince pa sa akin eh. Na mag-church eh. So, mas naging active sila, di ba? Somehow. Tapos, hanggang sa ako na lang yung natira sa church. So, dun nagsimula lahat. Yung naalala ko nga yung mga times na nagkakasabay din kami, yun nga yung madalas kami nagkakasabay ng litas. Ano rin eh, yung lalo na nung naging close na nga tayo, di ba? Ganun din eh, yung kumbaga yung connection na tulad nung sinasabi ko sa bushfire, yung kulitan habang tumutugtog sila and stuff ganyan. Yung ganung klaseng samahan. Alam mo yun, kahit alam naman namin deep inside na mas magaling sila sa amin technically. Hindi, totoo naman eh. Totoo naman, technically. Mas magandang lalaki tayo. Oo, lamang lang tayo sa edad pero sa napurod mo na ba sila? Hindi pa. Ang galing yung role. Lalo na nung prime nila. Oh my gosh. Yung payat pa si Rico. Maklase talaga. Pero yun nga, dahil nga hindi na wala namang competitive spirit sa amin, it's all camaraderie and brotherhood, nagkaroon ng magandang connection. So yun yung maganda nga sa, isa siguro, isang advice din yun sa mga, kunwari, kahit sino naman na mag-umpisa ng banda eh, huwag kayo masyadong competitive, di ba? Yung, kumbaga, enjoy lang. Oh, enjoy nyo lang. Just do your thing and, yung alam mo yung keep your head down low, di ba? Yun nga yung, ano din, be humble talaga sa lahat ng bagay. Ayun. Thank you, Deacon. Salamat, to God kaya. Be the glory. Ito, may tanong. SDG. May tanong. Matinding tanong to. If hindi pa natanong, may question ako. What's your advice or message on how to handle yung mga nagbabanda and may gig the night before a church service at hindi nakakapag-practice? Baka practice ng tutugtog sa church. Baka. Pakilinaw nga. Pakilinaw yan. Yan yung ano, konteksto niya. Oh. I would think. Una, dapat walang banda sa RPW. Direct kung agad. Kung babalik tayo sa regulative principle of worship, which is something that we follow, ang stand, biblically, when it comes to worship, God has regulated a way on how He wants to be worshipped. We cannot dictate or impose our opinions or our creativity or our preferences on how to worship God. Because worship is not creative. It is responsive. Nagre-respond tayo on the beauty and holiness of God through a biblical songs, hymns, and psalms. So, meaning, hindi ito dahil sinasabi nating sinful magkaroon ng banda, yung merong guitar or drums or ano pa man. These are instruments na supposed to help the church, the people, na makasabay sa kantahan. Yun lang naman ang purpose nun. Pero pag titignan natin, sa modern era ngayon ng church, naging concert na siya. At nanggagaling sa akin to, ah. Kung alam nyo lang, yung pinanggalingan ko,
ako yung botong boto sa concert sa church or yung banda, diba? Ako din. Tayo lahat. Galing tayo doon eh. Actually, yung bot by blood, gasgas na gasgas yan sa bahay namin kasi kayo yung ginagamit kong, uy, sample, ito nga, sila nga, pwede oh. Sa magulang ko. Sa magulang ko. Yun. So, hindi ano, hindi pala ganun. Meron palang direktibang binigay ang Diyos kung paano siya sambahin ng kanyang mga hinirang, ng kanyang mga niligtas. And again, it is, we are not in liberty to impose our desire or preference pagdating sa pagsamba. So, nasasagot nito yung unang tanong, but may practice? Dahil may banda. No? So, sa amin, at least, hindi naman to vilify yung normative way, which is yung may band, hindi naman to vilify them, but to encourage them to look at the scriptures, go back to scriptures, what does the Bible say about how we should worship the Lord, ano yung regulative principle na ibinigay niya, para maitama yung, ano, yung panambahan. Kasi, ang nangyayari ngayon, dito natin may iwasan yung mga ganitong terminology. That the worship team, ito yung sinasabi ng, may napanood ako eh, isang reel ng isang pastor, hindi ko matanda kung saan church siya. Sabi niya, ang worship team ang nag-a-usher ng presence ni God sa tao at ang tao sa presence ni God. Nagiging ano tayo, ang tawag doon, mediator between God and man. Eh si Christ yun eh. Walang mediatory parang job. Parang nasa-celebrate yung worship team. Eh. Oo, ganun. Na parabang ang dating eh, bago mag-preach si pastor, kayo yung mga first, ano yan? Mga frontliners. Kayo saka nagdadala ng... Nagkakaroon ng elevation sa worship team. Yeah. Diba? Tapos ang basihan nila, sa Old Testament, na kung saan yung mga Levites and priests at mga musicians ang nauuna sa parada. I would agree, but that's not a church. Tsaka may isa pa, connection to that, may napanood din ako na ang kino-compare nga nila sa Bible times na, yun nga, merong clanging of cymbals, yung may ganong atmosphere. Kasi nga, pag binasa mo naman yung konteksto nun, that was after a war, di ba? Yeah. Yung wartime celebration siya. Hindi siya normative. Literal na gera, hindi yung spiritual warfare or kung ano man. Diba kaya ganon, celebration siya. Hindi yung ngayon na ginagamit na yun in context sa worship sa simbahan na to dapat... To justify it. So ako, I came from yung church na talagang full band, full production level, technical team, diba? Yung ang daming mga... Lahat, the works bro, the works. Kailangan nga may laser lights. Diba? Smoke machine. I mean, imagine mo, ako nga ngayon when I think about it, hindi ko na ma-imagine na may... na sumang-ayon ako sa ganung ano. And again, I'm not saying na I'm not vilifying that. I'm just what I'm just saying plainly and straightforward is it's not biblical. Yeah, yeah. Ganun lang kasimple, di ba? Na merong regulative principle of worship na nakasulat sa Bible. Ay, yun lang naman yung that's what we adhere to. That's it. That's basically it. That's the answer to that question. So, to ano lang, spread ilatag ko pa na konti yung ibang part ng tanong, how to handle magbabanda a gig the night before a church service. Kung Lord's Day tomorrow, may gig, advice talaga, huwag kayo magpuyat. Nung nakaraang Sunday, napuyat ako eh. Pero make sure... Huwag ka malate sa church. Huwag ka malate. Yun nga eh. If ever hindi maiwasan, kasi marami namang dahilan ba tayo mapupuyat. Tsaka wag kayong wag mong gawin lagi. Kita yung tapuyat. Alam mo yung gano'n, di ba? Wag mo ding, kumbaga, these are one-offs, di ba? Hindi siya madalas. Don't miss the Lord's Day because you got tired of your activity the night before. Yeah. Paghandaan talaga ang Lord's Day. So may mga times na... Do your duty. Do your duty. But at the same time, there are times na hindi maiwasan na napupuyat ka sa Saturday. Kahit hindi sa pagbabanda, sa kahit anong bagay, make sure lang na huwag sinasadya. No? Or huwag yung naging pabaya ka lang. Ikon. Gusto kong i-highlight yung word na pinaghahandaan. Yung sobrang halaga kasi yung word na pinaghahandaan yung Lord's Day. Eh. Hindi lang ito yung maghanda ka, magbibihis ka, yung damit or whatnot. Ito yung paghanda mo na tulad nung lang ng gig. So pagpuyat ka, hindi mo yung maibibigay yung 100% mo during Lord's Day. So ang possibility niyan, hindi mo maririnig lahat, hindi mo magigets lahat ng pwedeng pag-aralan or pinag-aaralan during Lord's Day. So yun yung isang paghahanda doon.
Yes, absolutely. Yun, mismo yun, bro. Actually, ano pa lang eh, parang isa sa mga nasabi nung deacons namin, in terms of paghahanda, you can get ready not just physically, but by praying. Oh, pag-pray mo yung mensahe na dadalhin ng iyong pastor, yung pag-respond ng pamilya mo pag pumunta kayo, tapos yung mga possible na pwedeng mailigtas during that ano. Parang kasi lahat yun eh, lahat yun parang very important eh, and that's actually yung purpose ng, yung importance ng Lord's Day talaga. In terms of sa paghahanda. Amen. Right. The day so, before. Parang si Lu, may gusto ko sabihin? Okay na. So siguro in closing, una-una salamat sa inyo sa pag-accept ng invite namin na to be part of the podcast. And pati din kay Deacon Rico and sa Litas Curse. But we've come to the point of the show na talagang we would say na yung pinaka-importanting kung may message man tayong kailangan ibahagi, ito 'yon, 'di ba? So, Brother Mark, please ask the question. Brothers, what is the gospel? Anybody? Saan camera ba? Engineer? Yeah. Ayun, the gospel is ang katotohanan na si Jesus ay nagkatawang tao. Namuhay siya bilang tao dito sa mundo. To save us, He died on the cross para sa kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan. At yan ay dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. He died on the cross for our sins, for our salvation, at walang ibang paraan, no, wala tayong magagawa out of our efforts or skills or gaano ka man kabait, wala. Hindi ito ang makakapagligtas sa'yo, hindi ang makakapagligtas sa atin. It's only by the blood of Jesus. That if we believe that that Jesus is the Son of God, no, at yun nga, siya'y ipinako sa krus, namatay para sa ating kasalanan, para tayo ay maligtas. Jesus is the only way. Wala nang iba pa. Amen. Amen. Napakaganda, brother. Sobrang, gusto ko yung sabi mo na, yung only the blood of Jesus. And that's the essence of the name, bought by blood. Exactly. Yun lang, dagdag ko lang. Yun talaga yung, ano na yun. Yun talaga ang ibig sabihin ng pangalan ng banda. Yun yung I remember eh, narinig ko yan kay Ate Tin. Yeah. Shout out kay Ate Tin. Ate Tin, we love you. Diba na we were bought by a price. And yun yung dugo ni Jesus. That's why we are bought by blood. Amen. Amen. Salamat. Salamat. Before we conclude, pasalamatan natin yung mga sponsors, partners. Daily Core. Yeah. ANA Highland Delights, sa Island Drip Coffee at iba't ibang coffee products. Check them out sa Sunday Facebook, Skull. Sunday Skull. Cable at iba pa. Cable at iba pa. Ano ba? El Banayad. El Banayad Barbers. At yung bagong bukas na coffee shop, ang SG Cafe. Nila Pastor Jonathan Orbe and Sister Sheila Orbe sa North Caloocan. Check nyo nila yung page. And also sa mga nabigay ng stars, Arian Kabading, hello, good evening sa'yo. Thank you, bro. Ay, sis. And kay Yuri Perez. Yuri Perez. Uy, tsaka si King Pan. King Panda! Mother Margot! Salamat, so, salamat. The car is very... Shout out din kay Kuya Chris, nanonood siya ngayon. Hindi ko na masagot itong kay Brother Cruzander, Bible verse po, how to worship God for a proper guidance po. Victim din po kami ng concert type. I advise you to check our siguro third episode yun, no? Third episode about regulative principle of worship. Andun yun, bro. Hanapin mo na lang yung episode. Marami kang matutunan dun. Okay, Adam, pwede bang mag-cover ng songs nyo? Kung magaling kayo mag-cover nyo.
Joke lang. Si Adam. Pwede ba i-cover? Kung magaling kayo mag-cover, charat lang. Ano man? Pero kung di ko papayag, may copyright. Magbabayad kayo ng royalties. Or send stars. Oh, ito. Kito Marbs. Basahin ko na lang. Sige. Since tribute naman to, eto seryoso. Una ko palang sila nakita, tumugs. Sobrang galing lahat nila and naging fan agad ako, Light It Up. PhD Satellite yung naging fave ko sa kanila nun. Kinover pala natin yun, no? Si Doy ang isa sa pinakamagaling mag-growl sa buong Pilipinas. Given. Gusto no? Man. Basic. Given. Wala man lang an ounce of an ito na. Glory to God. Pangalawa lang talaga si Rico. Oo nga eh, pangalawa. Basic. At naging kapatid ko kayo sa pananampalataya. Love you all. Mwa. Love you, Tito. Love you, Tito Marbs. Salamat sa support. Fire, we love you. Si Pastor Slime, Joshua, Espiritu, good evening, brother. Regards kay Sister Carmel. And sa lahat ng iba pang viewers natin. So, sobrang ano. Wait lang, may shoutout lang ako. Meron pa pala kaming mga natitirang merch. Itong design. So sa mga interesado pong kumuha, message nyo lang si Doy or sa page ng Bought by Blood. Yun, or meron, no? Ako, message nyo ako. Or better yet, diretso na kay ano, kay Offended Merch. Offended. I-search nyo lang sa Facebook. Shoutout nga pala kay Mick. Yun. Shoutout sa asawa ko. Love you. Ulam ah. Gutom na. Siyempre ako din. Ulam ah. Oh, shoutout nga pala kay Macy's. Love you. Yeah. Lakas. Ulam ah. Prepare na. Nagluto ka na kasi kanina. Hindi. Oh, may tanong. Dropsy, si Brother Christopher Franklin. Dropsy yung tuning nyo? Send stars muna. Send stars. 100 lang. 100 minimum. B. Para masagot. B as in boy. Per letter. B. Ayun. Ano, could I just say something? Natutuwa lang today kasi ito yung mga OGs today. Yung nga eh, Sabi nga nila eh, OGs. Oh, ano, ito yung original na 316. OG. I didn't, akala ko today yung mga bago rin darating. Si Mon, si Popoy, wala. Wala, yung wala akong John. Shoutout sa mga kapatiran sa Chief Corazon Reformed Baptist Church. Kita-kits sa Sunday. I know we are going through a lot, but I love you all. Kita-kits. May the Lord bless you and keep you. Ayun. At sa TNC. Trinity Neighborhood Pastor Church. Pastor Joel Bigueta. June. Yes. Mag-guest sa atin yan. Pastor yes. Joel Bigueta. Shoutout sa mga churches. Yes. Sa GCF. GCF na lilipat na sa atin si... Brothers, shoutout sa asawa ko din. Uwi na ako, nag-chat na eh. Gariga. Biblical manhood. Akala ko ulam din eh. Ulam. Hindi biblical manhood. Walang biblical manhood. Ano yan? Engineer. Engineer, shoutout. Totoo. Ayun, kita siya dito. Yan. Shoutout to, ano, okay. Christian Reformed Church, Marikina. Let's go. Shout out sa lahat ng classmate ko sa GMA. Marami tayong ipapasang mga papeles kay Pastor Noel at sa iba natin mga tutors. So, shout out sa inyo lahat. Salamat. Yeah. Tsaka ito, last na to, promise. Pag napunta kayo sa... Pag nakita nyo yung huling video na pinost namin doon sa page namin... Mm. Care of Brother Mark. Yeah, Brother Mark. So, shout out kay Brother Mark. Kung nakita nyo yung kung gaano kaganda yung video na yon dahil kay Brother Mark yon. And if you yes. want glory to God. If you want stuff get done by him. Wow. Yes. Medyo musician lang. Medyo musician on medyo, Facebook. Pati YouTube din ba? Medyo musician din. Oh. Check out his work. Grabe. Sobrang quality talaga. Nako. Yon. Thank you bro. Sa, actually umiyak ako nung napanood ko yun. Ako rin naiyak ako bro. Sobra. The best eh. The best. Shoutout sa mga taga LJLJM Reformed Outreach sa Masbate at sa Oasis Real Reformed Outreach kay Brother Onyok, Brother Jude, Brother Peter, and Brother Tony Pet at sa lahat ng mga kapatiran doon. Sabi ni Tito Marbs, last gig nyo na kasi sa May 3. Kasi may, pass na Tito Marbs pero suporta namin yan. Oo. Sabi, may nag-message, shout out sa pinakagwapo dyan, yung nakakap na pink. Pero pula to, sabi ni Amor. Ay, hindi ikaw yun. Pula yun eh. Pula yun. Malayo. I love you, baby.
Pwede, pwede, pwede. Crikey! Crikey! Let's end this episode now. Alright. Okay. The Philippine Snatcher. Okay. Panda na, Bogart pa. Okay. Shoutout sa Gubat Farm. Wait, yeah, Gubat Farm. Nice na po namin. Tara, camping na. Bago camping na tayo. Ulan. Yeah. Ano, bago mag... Ismo. Ano? Sige, pag-usapan natin. Mag. Ezek at Jordan. Ano, camping? Uy, ano na? Uy! Hindi na matuloy ito. Ayun. Yan ang hirap din. Hindi ko pala shoutout asawa ko. Shoutout sa aking asawa. Yeah. I love you. Shoutout. Salamat sa mga nag, ano, stars. God bless and sa since nagpasalamat sila sa mga asawa nila, thank you rin, Shelly. Love you. Yeah. Oy, bumili ng food yun, ha? Kaya hintayin natin. Wow. All right. Wow. Praise God. Right. So, salamat sa inyo lahat. Okay. So, pray tayo. Pag-pray natin to. Yeah. Pasalamat tayo sa Panginoon. Pangit ng buhok ko, pero okay lang. Our good and gracious Father, you are faithful. You are gracious to us. You are mighty to save, and thank you for sending your Son Jesus Christ, who redeemed us by His own blood. We honor you, Lord, with our lives. Maging sa banda na ito, you have sustained us for 24 years. Ang daming nangyari, ang daming pagbagsak, at nandun din yung pagbangon dahil sa biyaya mo. Kaya Lord, salamat dahil sa grace mo, Lord. Nandito kami ngayon, and nag-celebrate kami, Lord, ng 24 years, Lord, for this band. Salamat, O Lord, dahil sa pangalan pa lang, Lord, pinapaalala mo sa amin that only by the blood of Jesus Christ kaya kami na-redeem, kaya kami na-save. Ganun din, Panginoon, yung panalangin namin, makaabot ito sa mga nakapakinig na ng music, maalala nila yung gospel na preach namin, Lord, at kayo po ang magligtas sa kanila. Maging sa mga nakasubaybay ngayon, yung mga walang idea, Panginoon, sa mga pinagdaanan namin at ngayon lang ito narinig, may this give glory to you. Ma-highlight, Panginoon, yung grace mo na kaya mong magligtas kahit na mga wretched sinners like us na may biyaya ka, Panginoon, sa sino mang nanampalataya sa'yo. And we pray, Lord, continue to sustain us and keep us safe. Maging sa mga viewers namin, Lord, pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay at ang mga lokal na iglesia. We praise you, we thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pasalubong daw, sabi ng misis mo, no? Shout out. At si, nasa isa? Sabi ni Deacon Mimon, penge po foods, pa-deliver na lang po kay Deacon Torix. Okay. Nag-reply na ako, sabi ko, send stars muna. Si Dennis, may message din kanina, hindi ko nabasa. Sabi ni Dennis, basta si guys, Dennis, yung mga request nyo, stars lang. Stars lang. Oh. Ayan, oh. Taylor Swift naman daw, Rico, sabi ni Dennis. Taylor Swift. Send stars muna. Send stars. Grabe. Ayan. Kita ko na. Okay. So again, this is the Narrow Path Podcast. With Pastor Angelo, Kuya Doy, and Brother Mark, and DJ Lou, yan. DJ Lou. See you again next week, guys. See you. 7 p.m. Solid Day Gloria. Bye-bye. Solid Day Gloria. God bless you. Bye. Bye, guys. Bye.